ng Philippine Commission on Women at ng Philippine Broadcasting Service. Ang programang tumatalakay sa mga usapin kaugnay ng gender equality and women's empowerment. Implementasyon ng Magna Carta of Women at iba pang specialized laws. At mga kwento ng kababaihan na kapupulutan ng aral at inspirasyon. Tinig ng Kababaihan. Mapakikinggan tuwing Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas 2, 918. Naka-livestream din sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at PBS Radyo Pilipinas 2. Sa lipunan di pa aapi, isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon, at pagsasanay, sa hirap ang kalusog ang taglay. Pakikipaglaban, sa arahasan, pati sa matungtong galian. Babay akong may panindig, hindi matitinag kailan pa man. Babay ako na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, busong totoo, kayang-kaya ko. Desisyon para sa karamihan, mekanismong dulot ay pagunlad, sa kababaihang ipatutupad. Sa usaping, sa ekonomiya, sarapat ang pagtaot ng media. Sa kabataan, ang kalikasan, pagsangan ng buong sambayanan. Babay akong may panindig, hindi matitinag kailanpaman. Babay ako na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, busong totoo, kayang-kaya ko. Babaeng palaban ng hamon ng buhay dito susukuan. Sa buong may kapal sa'yo'y nananali. Handang harapin na naman ang palaki. Ako si Juana, babaeng palaban ng hamon ng buhay dito susukuan. Si Juana ko, si Juana ko. Babae ako, may panindig, hindi matitinag kailanpaman. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, busong totoo, kayang-kaya ko. Para sa karamihan, mekanismong dulot ay pagunlad, sa kababaihang ipatutupad. Sa usaping, sa ekonomiya, sarap ang paraan
paano pang ilabas ka sa apat na sulok ng kahirapan. Alisin ang takip na humahadlang upang maabot ang karangyaan. Iahon sa sisidlang pananaw at additional na batas akin na mulatan. Itulak ang dingding ng diskriminasyon sa ginagalawang lipunan. Tinig ng kababaihan, tanaw na madahala ganyan, di matatawarin. May masigabong pagdiriwang sa pakinabang ng dulot ng angkin niyang kakayanan. May paraan upang bigyan ka ng tamang pangingap sa kalusugan ng kinin ng pagunlad na dulot ng edukasyong di nalilimitaha. Humakbang palabas sa parisukat na nagbisulang kulungan. Patunayan kaya makipagsapayan sa mga pinunong kalalakiha. Tinig ng kababaihan, tanong na madlahan ang ganyan, di matatawaran. May masigabong pagdiriwang sa pakinabang na dulot ng angkin niyang kakayanan. Panahon ng kahon ng media ay pawalang ka ng tuluyan. Ipakita ko ano ang tunay na taglay mong kagandahan. Panahon ng palayain ka sa kahon ng mga batas pang kalikasan. At isa alang-alang din ang iyong pangailangan at kapakanan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahala ganyan, di matatawaran. May masigabong pagdiriwang sa pakinabang na dulot ng angkin niyang kakayanan. Panahon ng itaguyod ang karapatan laban sa karahasan. Sa madilim na kahon, lumaya sa pang-aabuso at pagkakipit sa digmaan. Naging mga munting kababaihan, sa mundo'y sumisibol pa lamang. Huwag sa kahon arugain, kundi sa bisig at pag-ibig ng magulang. Sa labas ng kahon, tinig ng kababaihan, tanong na madlahan at ganyan, di matatawaran. May masigabong pagdiriwang sa pakinabang na dulot ang angkin niyang kakayanan. Naniniwala ako na dapat ngayon ay boses din ang mga kababaihan sa mga nililikha at pinapasang batas para sa bayan ng natin. Para pagdating mo bilang isang batang babae, makapaglaro, makapag-aral at karoon po ng magandang buhay. Sa lapas ng kahon, tinig ng kababaihan, tanong na madlahala ganyang di matatawaran. May masigabong pagdiriwang sa pakinabang na dulot ang angkin niyang kakayanan. Sa labas ng kahon. Thank you.
sa paligid anong papel niya. Tinig ba ang tinig niya sa pamamahal at pagpasya? Sa social media, paano siya nilarawan? Mahinang kasari, ano may batas na karapatan? Ako sa iwana, sadyang kamangha-mangha. Ang tagumpay ni Wana ay tagumpay ng bansa. Patas oportunidad sa kanya, ikaw at galing niya ay sapat. Batas na sistema sa kanya padama, kayang-kaya ni Wana. Sana'y mas tumibay ang mekanismo para ang batang si Wana ay tuluyang mahasa upang maging isang babaeng ganap na pambihira. Buhay mo, Wana, may saysay at kaligtasan mo, Ana. Kaligtasan ng bansa. Ako sa iyo, Ana. Sadya ka manghangangha. Ang tagumpay ni Wana ay tagumpay ng bansa. Patas oportunidad sa kanya ikaw at galing niya ay sapat. Patas na sistema sa kanya padama. Kayang-kaya, kayang-kaya, walang hindi ka. Makakamtan kung sedo, isa sa katuparan. Pangarap ng kababaihan, sa sedo ating makakamtan. Pangarap ng kababaihan, sa sedo ating makakamtan.
ng isang katulad mo. Commission on Women at ng Philippine Broadcasting Service. Ang programang tumatalakay sa mga usapin kaugnay ng gender equality and women's empowerment. Implementasyon ng Magna Carta of Women at iba pang specialized laws. At mga kwento ng kababaihan na kapupulutan ng aral at inspirasyon. Tinig ng Kababaihan. Mapakikinggan tuwing Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas 2, 918.
Naka-livestream din sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at PBS Radyo Pilipinas 2. Today marks a very special day for UN Women here in the Philippines as we embark on galvanizing our work in promoting gender equality and women's empowerment in the country through a more proactive approach. I think it makes a lot of sense by the fact that we are living quite, in some way, dramatic moments, the planet, the society, the world, and it requires this renovated leadership. With women, certainly, they can make the difference. The latest Women in Business report in 2022 shows that the Philippines has dropped from our top spot in the ranking of female leaders in senior management roles. But this does not mean that all hope is lost, that we should just give up. We should take this on as a challenge to continue our fight towards gender equality for the future generation. Every March, the world celebrates women's rights and advocates for empowerment and equality. Well, this is not the case at SM, because here, we don't celebrate women in March. We celebrate women every single day of the year. It feels surreal and exhilarating to have all of you here today, because it has been 4 years since we last celebrated our National Women's Month face-to-face. We have gathered here for a great cause. We want to break the code. Through the discussions today, we aim to decipher the meaning behind the code, unravel the digital gender gap, address the issue of women's underrepresentation in this industry, and identify ways to leverage ICT to promote the well-being of women and girls. Let us stand together in our common aspirations for inclusive development and remain at the forefront of social transformation for the benefit of women, children, youth, and other vulnerable groups. Today, may we honor Filipino women who tirelessly and selflessly serve their fellow men and country. A happy National Women's Day to all of us. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, para sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Shukran. Right there, you.
Happy National Women's Month. Narito ang ilang paalala para sa ating digital forum. Respect is the key. Siguraduhin na tayo ay magiging magalang at marespeto sa ating mga komento at interaksyon dito. Para sa ating game mamaya, siguraduhin na inyong susundin ang mga instructions para maging qualified kayong manalo. Kung may katanungan, i-post lamang ito sa ating comment section at maaaring sagutin ito ng ating mga resource persons mamaya sa ating open forum. Maaaring makuha ang kopya ng presentation materials ng mga speakers sa 2023 National Women's Month Celebration webpage sa www.pcw.gov.ph. Makakatanggap ng Certificate of Participation ang mga makaka-accomplish ng attendance form, activity feedback form, at makikibahagi sa hashtag WeCanBeEqualCommitment webpage. Sa ngayon, maaari nyo na pong ma-access ang attendance form na nasa text description ng ating live stream. Make sure na kayo ay nakafollow sa ating PCW social media accounts at PCW.gov.ph sa Facebook at Twitter, at mag-subscribe din sa PCW YouTube channel para mas maging kabahagi sa ating talakayan ngayong araw at makasali sa ating game. At syempre, huwag niyo pong kalimutan to share this live stream so we can reach more participants. Maraming salamat at tumutok lamang dahil sa ilang sandali ay magsisimula na ang ating programa. Good afternoon, everyone, and welcome to ChatGE Talk About Gender Equality, hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women. Ako po si Jessel, and excited po ako to be your host this afternoon. This online forum will showcase the government's efforts to increase the visibility of women in these industries. Pag-uusapan natin ang mga programa at proyekto na mapapakinabangan ng mga kababaihan. Ngayong Marso ay patuloy nating ipinagdiriwang ang National Women's Month Celebration na may temang We for Gender Equality and Inclusive Society. The new banner for this annual campaign is both a positive affirmation and a call to action, with the hope and ambition that we are all for gender equality, we are all for an inclusive society. Pero bago po ang lahat, syempre gusto po naming malaman kung taga saan po ba yung mga nanonood sa atin. Sige po, patingin naman po sa comment section kung saan po kayo ngayon nanonood and kung saan po kayo galing ng mga lugar. Ayan po, sige, patingin nga po sa ating comment section. Ayan, so far po marami tayong nakikita ng mga from Pangasinan and from Binangonan. Hello po sa mga taga Western Visayas din po, sobrang layo pala ng mga kasama natin dito na from different parts ng Philippines. Ayan po, hello din po sa mga taga Tacloban City, hello din po sa mga taga Manila. Ayan po, meron din pong mga nanonood sa atin sa YouTube channel. Hello po sa mga kasama natin dyan. And then hello din po no, sa mga taga Baguio, Quezon City, Muntinlupa, Batangas. Ayan po, thank you din po no, sa pagsama sa amin ngayong afternoon po. Siguraduhin lang din po na naka-like, naka-follow, and naka-share kayo sa PCW Facebook page para mas maging kabahagi kayo namin sa ating talakayan for today at manalo din tayo ngayong hapon po sa ating mga palaro. Ayan, sige po, nakikita ko, tuloy-tuloy lang po ang ating comments po, no? And then, syempre, happy National Women's Month po sa lahat and thank you very much po talaga for joining us this afternoon. Alam ko po, excited na po ang bawat isa. Simulan natin ang event ngayong hapon sa pag-awit ng National Anthem kasama po at susundan po ng ating God's Advocate Prayer. Noon pa man, malaki na ang naging bahagi ng mga kababaihan sa lipunang Pilipino. Kaisa sila sa marubdob na paghahangad ng kalayaan ng ating lahi. Kabilang sila sa paglinang ng ating makulay na sining at mayamang kultura. Kasapi sila sa pagtataguyod ng mga adhikain ng kapwa mamamayan at sa pagtugon sa mga pangangailangan ng lipunan. Katuwang sila
sa pagtuklas sa mga larangan ng agham at medisina. Kapanalig sila sa pagpapairal ng batas, karapatan at katarungan para sa lahat. Kabahagi sila sa paglilingkod sa bayan at sa pagpapanatili ng demokrasyang Pilipino. Sa paglipas ng panahon, hindi nagmaliw ang kanilang pag-ibig sa ating inang bayan. Mga kababayan, ito ang alay ng mga kababaihang Pilipino para sa bayan. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Again, we welcome you to Chat GE Talk About Gender Equality, hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women. Alam kong excited na kayong lahat sa ating forum para official na buksan ang ating activity ngayon. Makakasama natin ang OIC Executive Director ng Philippine Commission on Women, Ms. Narlene Santos Millar. Good afternoon, Ms. Narls. Ayan. Yan. Magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon and thank you Giselle for the introduction. Happy Women's Month po sa ating lahat, sa mga nakikinig at nagjo-join sa ating online talakayan ngayong hapon na ito. Sa ngalan po ng aming Executive Director, Attorney Christy Rose Riuson Chavez, na kasalukuyang nag-a-attend no, ng UNCSW meeting sa New York City sa USA. Wini-welcome ko po kayo dito sa unang digital sessions, online forum para sa National Women's Month Celebration. Gusto ko pong pasalamatan ang ating mga speakers no, na kasama natin ngayong hapon ito and of course other guests as well as all of you are participants from different parts of the countries for joining us and spending your afternoon with us. Today, we are going to chat about GE or Gender Equality in Technology, Innovation and ICT, in line with International Women's Day theme, DigitAll or Digital Technology and Innovation for Gender Equality. We all know that our reliance on digital technology grows, and this discussion becomes crucial and urgent. Our daily lives are now characterized by numerous digital interactions,
We pay for our groceries using mobile wallets. We communicate with colleagues through email. We navigate locations using online tools. And we connect with our loved ones using social media. And we access education and entertainment through video streaming. And even participate in forums like this are made possible through the use of various forms of digital technology. Indeed, digital technologies have brought convenience in many ways. It contributed to economic growth. It has increased opportunities and enhanced delivery of services, not only by our government, but also by the private sector. However, we all know that the overall effects to the population has not been evenly distributed. Typically, disadvantaged groups such as the poor, the rural population, and other marginalized sectors have lagged behind in reaping the benefits of technology. In fact, this was one of the issues identified in our updated Gender Equality and Women's Empowerment Plan, or our GWE Plan 2019-2025, related to Science, Technology, and Innovation, or STI, and Information and Communication Technology, or ICT. In the preparation of that updated plan, it showed that the benefits of technology, innovation, and ICT are not being fully realized or felt by women and girls. That is why we urge agencies and development partners to prioritize and optimize opportunities for women in these areas. Our objective is to ensure that rural women, especially women in the agriculture and fisheries sectors, reap the rewards of agricultural advancement, that women micro-entrepreneurs use technology and digital platforms to enhance, package, and promote their products, for girls to have access to digital skills and tools that can enhance their education, and for more women to have use ICT as a leverage in their jobs or careers. The PCW advocates for greater representation of women in senior technical and leadership roles in the fields of STI and ICT. The expanded data analysis and policy research for the National ICT Household Survey of 2029 states that while the gender gap in the total number of participation of women with ICT degrees is lower by 23% compared to that of men, our aim is to create a level playing field that enables women to enroll in related courses, obtain equal support as male researchers, innovators, and ICT counterparts, and of course, to occupy leadership positions that will empower them to drive progress and instigate positive changes in this sector. Intersecting these challenges are other factors and concerns. For example, the unpaid care work that may hinder women and girls to hone technology-related skills with their time spent on household responsibility. There's inadequate digital infrastructure that may affect those who are in remote areas. Furthermore, there is a need for more supportive policies and laws that could encourage women to pursue ICT-related career. There is still a long way to go, but our government has initiated many opportunities to address these issues, and this is what we will be showcasing today. We will hear from our distinguished speakers from TESDA, from DTI, from DA, and on how women can be more visible in and benefit by technology, innovation, and ICT. The discussion can prove that in digital, we can be equal. We also take this opportunity to call for strengthened efforts towards our targets under STI and ICT. Let us all work to eliminate barriers for women's equal access to ICT. Let us enhance communication infrastructure in geographically isolated areas, as well as develop programs that will leverage the power of ICT to address persistent issues such as women's lack of access to banks, financial products, market information, among others. Today, our conversation will underscore that gender equality in ICT is crucial for creating a fair and inclusive tech industry that reflects and embraces the diversity of society. We all know that this can empower women to fully participate and contribute to digital economy to drive innovation and progress for the nation. Again, maraming salamat po sa inyong lahat for joining us this afternoon, and we hope that you will continue to join us in our other series every Wednesday. Thank you very much, and congratulations to all, and we
for gender equality and inclusive society. Happy Women's Day. Good afternoon. Back to you, Giselle. Thank you very much. Going para sa progress of innovation and greater representation of women, especially sa ICT industry. And ngayon nga po, alam ko sobrang excited na ang lahat para umpisahan natin ang talakayan. Let's talk about gender equality and technology in ICT. Makakasama po natin ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya na magbabahagi ng mga programa para masiguro ang benepisyo ng mga kababaihan sa teknolohiya at digital. Unahin na natin ang ahensya na nagbibigay ng mga kurso at nagsasanay sa ating mga kababayan para sila ay maging handa sa mga gusto nilang kunin na trabaho o tahakin na karera. Ngayon, bilang nagiging digital na rin ang edukasyon at training, paano nga ba nasisiguro na lubos na napapakinabangan ng mga kababaihan ang ICT at technology? To discuss this, we have Ms. Jacqueline J. Ali, Supervising TESD Specialist, ETESDA Division, National Institute for Technical Education and Skills Development ng Technical Education and Skills Development Authority or TESDA. Si Ms. Jacqueline or Ms. Jax po ang nagsusupervise ng in-house development ng kanilang online technical vocational education and training or TVET courseware at ang TESDA online program. She commits to developing people-centered interventions for social equity, diversity, and sustainability towards the creation of a community of practice for an accessible and inclusive TVE for all. Palakpakan po natin Ms. Jacqueline J. Ali. Hello po, Ms. Jacqueline. Good afternoon po. Magandang hapon po. Umpisahan po na natin to our host, the Philippine Commission on Women, OIC Executive Director Ms. Norlene Santos Milliar, officials and colleagues from the government, guests, ladies and gentlemen, sa atin pong lahat na narito ngayon, isa pong magandang araw. Nagpapasalamat po ang TESDA sa pag-anyaya para makasama kami ngayong araw. Katuwang po kasi kami ng PCW sa pag-promote po ng gender equality and social inclusion para sa kababaihan at para sa lahat. Sa TESDA po, naniniwala kami sa kakayahan ng Technical Vocational Education and Training or TVET para po tayo ay ma-empower at mabigyang kumpiyansa sa buhay. Umpisahan po natin sa ating slides po na prepare po natin para mapakita po kung paano po ang TVET ay para po sa gender equality and TVET po for everyone. Next slide po, ma'am. So, global competitive skills prepare us for employment and entrepreneurship opportunities as well as encourage lifelong learning. Kasi po, relevant skills contribute to self-sufficiency as well as contribute to our families, communities, and our society. Skills po kasi, especially now in the digital age, are very, very important. Mabilis po ang takbo at pagbabago ng teknolohiya, kasama ang pagbago ng mga pangangailangan ng lipunan na umaasa at gumagamit sa teknolohiya. Sa kabilang banda, nagpapalaki naman ito ng digital gap. Kaya maganda po yung topic na PCW at gusto po namin i-present ito dito sa Digital All para po makita natin ang ginagawa ng TESDA para po to close the digital gap. TESDA continues to develop programs that would close not only digital gap but the social and gender gaps that are experienced po kasi ng ating mga kababayan. Kaya ngayon, gusto po namin ipakita ang TESDA online program at anyayahan ng lahat na subukan ito. Ang TESDA online program po kasi, or TOP, ay ating national e-learning platform for TVET. Meron po itong dalawang modes of access. Ang una po ay free, self-paced, massive open online courses or MOOCs kung tawagin. At ang isa naman po ay ang trainer-facilitated blended learning na maaari naman i-avail nationwide sa ating TESDA technology institutions. Ang TOP po ay available for access through web browsers at meron din po tayong TESDA mobile app, TOP mobile app, available sa Android and Apple users. Ngayon po sa TOP mobile app, maaari po niyong i-download sa inyong gadget ang course at gamitin to offline. Ang TESDA po kasi has designed po the TOP at ang mga learning resources nito na may quality assurance. Next slide po, ma'am.
Kasi po yung mga materials po kasi natin ay vetted by subject matter experts from industries and yung trainers po na actual na nagtuturo ng mga programs. At sinisigurado nila na akma ito sa pangailangan ng industriya at kung paano yung dapat na pamamaraan ng pagturo nito. Ngayon po, as an e-learning platform, accessible po ang TOP. Kailangan nyo lang po pumunta sa www.e-testa.gov.ph gamit ang browser or gamit ang TOP mobile app at makakapag-aral kayo ng TVET anytime and anywhere. Yes po, kahit saan, kahit anong oras, gamit po ang gadget, pwede po kayong mag-aral ng TVET. Kaya po siya very accessible. Aside po dito, aside sa paggamit din ha, sa offline use niya, meron din po kasi tayo mga accessibility features. Mahalaga rin po kasi na pag pinag-usapan natin ang idea na ang konsepto ng accessibility and inclusion, kasama po dito ang mga kasama nating may kapansanan. So, para po sa TOP, meron po tayong mga enhanced courses na pwede po sa mga hearing or visually impaired po. Siyempre, katulad po na kung bakit tayo andito, TOP promotes gender fairness and sustainability sa iba't ibang using different mechanisms and courses na meron ito at lalong-lalo na sa gender fairness. Ang TOP po ay maaring gamitin para sa skilling. Next slide po. Reskilling and upskilling for employment and entrepreneurship. At lahat po ng pangailangan for livelihood and general productivity at lifelong learning. Kasi po, sa totoo lang, dapat po tayo ay patuloy na nag-aaral. Naniniwala kami at sinusuportahan po natin na dapat tayo ay patuloy na nag-aaral. Buong buhay po na pag-aaral para po makatulong para sa lahat ng mga ating ginagawa. Kaya po ang TESDA at sa TOP ay pinopromote ito. Ang TOP po ay, ang pinakanais niya kasi ay magamit ang TVET for global competitiveness and social equity. From courses such as digital literacy, agriculture, and entrepreneurship po, these courses that we offer sa TOP help us capacitate for a better life to make us to contribute better to society. So specific po sa gender equality, next slide po, dahil nga po sinabi namin, no, accessible at flexible ito, nabibigyan ang mga tao, lalo na ang mga kababaihan na walang kakayahan o oras makapag-aral ng TVET, katulad ng mga kababaihan na may domestic responsibilities and others who have barriers to learning na makapag-aral. Kasi po, sa TOP, accessible nga po siya. Kung may trabaho po o may ginagawa po, nagkakaroon ng pagkakataon na mag-aral dahil pwede naman pong itong mag-aral na maiksi o mahabang panahon, depende po sa kakayahan natin using the TOP Massive Open Online Courses. So, sa TOP po, we also consciously promote equal opportunities in the workplace by featuring females in traditionally male-dominated roles. Mahalaga po kasi na mapakita natin na kaya at maaari magtrabaho ang kababaihan sa iba't ibang sectors. Kailangan po natin na ipapakita ang mga models po natin na lalong-lalo na sa kabataan na kahit anong sektor, kahit welding pa po yan, sa construction, pwede po ang mga kababaihan. At the same time po, para ma-ensure din po natin ang gender perspective sa pag-develop ng mga courses, kasama po natin at intentionally pong ginagawa ng TESDA pag nagde-develop ito ng courses para sa TOP na kasama ang mga babae na trainers, subject matter experts, at mga writers natin para ma-ensure natin na tama at patas at nasa perspective din at kinikilala ang mga posisyon ng babae kung paano nila kukuhain o paano ito para sa kanila umaakma. Isa pa po siguro na magandang intervention ng TESDA sa TOP po ay ang pag-develop namin ng gender and development courses. Meron po tayong dalawa at kasama po namin actually at thankful pa rin po kami sa PCW dahil dinevelop po itong dalawang GAD courses natin. Kaya po natin gusto ito yung GAD at lahat po ng courses natin sa TOP kasi po we empower women and we promote equality, inclusion, and diversity po to make society conducive for all. So simultaneous po ang interventions natin sa tao at sa lipunan. Kaya maganda rin po, next slide po, ma'am.
So sa next slide po, ito po yung actual current data namin. Itong 2022 lamang po, patuloy po tayong dumadami. Napakarami na po ng users ng TOP. Itong 2022, nagkaroon po kami ng mahigit 800,000 users. At ang nakakatuwa po dito, 57% po ay kababaihan. Napakalaki po na participation ng kababaihan sa TOP with more than 470,000 female users. At kahit yung God courses po nga natin na ginawa kasama ang PCW simula nung ating nilabas ito, ay meron na tayong 9,000, more than 9,000 enrollment at more than 5,000 naman po ang nakatapos nito. Kaya makikita nyo rin po sa screen na marami rin po tayong yung top 10 courses po kung saan nag-e-enroll ang mga kababaihan. Ang gusto po kasi namin i-emphasize sa TESDA is that through the TOP po, we want to use technology to empower women and everyone. We want to use technology to bridge gaps that marginalize a lot of our kababayans. Meron pong paraan kung paano natin magagamit ang teknolohiya para rin po mapaliit ang digital gap. Kaya gusto po namin talagang i-promote para sa lahat mula sa pag-aaral ng digital literacy, paano rin po sa STEM, science, technology, engineering, mathematics, kung paano ito napapaloob sa TVET hanggang sa environmental literacy at lahat ng mga courses po namin na minational certificate ay nakakatulong kung paano tayo magiging equal sa lipunan. At para po mabigyan tayo ng mas kabuuan ng TOP at pati na rin po ano ang maia-avail at paano i-avail ang aming services. Meron po kaming dalawang videos, makikisuyo po kami na i-play po ang aming videos para po malaman ng lahat na paano gamitin ang TOP. Pa-play po na video. Salamat po. Committed to make TVET more inclusive and accessible, the TESDA online program provides massive open online courses to those who are willing but are unable to avail regular training programs due to different challenges. Now, the TOP offers 150 e-learning courses. This includes 50 new courses from different qualifications and priority sectors. Through its in-house development process, the TOP now offers courses for Agro-Entrepreneurship NC2, Agricultural Crops Production NC2, Photovoltaic Systems Installation NC2, Contact Tracing Level 2, Barangay Infectious Disease Management Services Level 2, and Caregiving for the Elderly NC2. In addition, the TOP opens new opportunities to raise the digital literacy of Filipinos through the courses MS Digital Literacy and Wi-Fi 101 and Digital Thumbprint Program through its partnerships with Microsoft and Globe, respectively. The TESDA online program, in partnership with the U.S. Embassy, also offers 5 new courses on English language literacy. These courses aim to further enhance the skills of Filipinos in using English in the entrepreneurship and tourism sector, and in science, technology, engineering, and mathematics, or STEM fields. To promote gender awareness and to mainstream gender and development, the TOP, in collaboration with the Philippine Commission on Women, developed 2 courses for gender and development. And as a result of its collaboration with the Women in STEM Workforce Readiness and Development Program, the TOP now offers 3 courses based on the ILO's job readiness modules. These courses were developed to prepare TOP learners in working in the diverse and fast-changing 21st century workplace. In 2021, the TESDA online program took its commitment to accessibility a notch higher through the enhancement of 7 courses to incorporate web accessibility tools for learners with visual and hearing impairments. Now, the TOP is proud to present its courses for Food Processing NC2 and Bread and Pastry Production NC2 with learning materials compatible with screen reader applications embedded with Filipino Sign Language
and includes audio narration features compliant with the Web Accessibility Guidelines 2.0. These innovations aim to make technical education and skills development programs more accessible through the TOP. Pushing this goal even further, the National Institute for Technical Education and Skills Development is continuously capacitating TTI trainers and LMS administrators on the conduct of online and blended learning through the learning management systems. With these programs and projects, the NITSD aims to empower more of our kababayans by providing accessible and quality-assured TVET through the TESDA online program. The TESDA online program is a web-based platform that offers free, massive, open online courses for the technical education and skills development of the Filipino workforce. Since the TOP was launched in 2012, it has served millions of online learners in the Philippines and around the globe. You can access the TESDA online program through the internet using your desktop or laptop computer or any mobile device such as your cell phone or tablet. To register an account, go to www.e-tesda.gov.ph and click the login link at the upper right corner of the homepage. Click Create New Account and provide the necessary details in the registration form. For account security, your password must have at least 8 characters, having at least one number and one lowercase letter. Make sure to provide a working email address. Click Create New Account to submit the form. Log into the email account that you provided and wait for a confirmation email. Follow the instructions provided in the email to confirm your account. You have now created your TOP account. To enroll in any course, click the Courses tab and look for the course that you want to enroll in. Select the course and click Enroll Me. You have now enrolled in your TOP course. Do you want to take TOP courses but you don't have mobile internet? That is now possible through the TOP mobile application. To download the mobile app, go to Google Play Store or the Apple App Store. Search for the TESDA online program mobile application. Select Install or Download. Once installed, open the app and type in your username and password. Click Login. You have now successfully logged in to your account. To access the courses, click the Site Home tab and choose the sector of your course or the course that you want to enroll in. You can also view your recently accessed courses through your dashboard. To save your TOP courses for offline learning, click the Download button. A prompt will appear to show you the size of the course that you will download. Click OK to continue. To monitor the downloading of your course, click the menu at the upper right portion of the course page and select Show Download Options. Make sure that you're viewing all sections of the course. You can also monitor the downloading progress by going to your dashboard and enabling the Show Download Options. Look for the green cloud icon beside the learning activity or the resource to check if they have been downloaded for offline use. You can now access your TOP course even without mobile internet. The TOP offers more than 100 massive open online courses that you can take at your most convenient time and place. These courses come from the different industry sectors such as agriculture, construction, electrical and electronics, healthcare, and information and communication technology. This also includes courses from the following qualifications. The TOP also offers 21st century courses that can help develop your lifelong learning skills, digital literacy, workplace communication skills, environmental literacy, entrepreneurship, financial literacy, and job readiness. So what are you waiting for?
Join the growing number of TOP learners today. Register now and learn new skills anytime and anywhere through the TESDA online program. So ayan po ang TESDA online program. Sa marami pong salamat. Kaya po inaanyayahan po namin ng lahat na pumunta po sa www.e-testa.gov.ph and let us all study TVET, learn TVET for women empowerment and of course, TVET for all. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Tessa, para sa presentation at sa pagpapakita sa amin na ang TVET ay hindi lang for one gender. Ang TVET po ay para sa lahat. And also, no, to use technology to bridge gaps that marginalize a lot of WANAs and especially for women empowerment. Thank you very much, Ms. Jax. And kung may katanungan po kayo kay Ms. Jax at sa ating iba pang mga resource persons, itype nyo lang po yan sa ating comment section at itatry pong sagutin yan ng ating mga resource speakers mamaya sa ating open forum. And syempre, ituloy-tuloy na po natin ang ating talakayan ukol sa inklusibong ICT. Ang susunod po natin na speaker ay mula sa Department of Labor and Employment, Ms. Evangeline G. Avignante or Ms. Vange, formerly worked at LPU Manila and was transferred during the initial operation of the LPU Cavite as the head of the Guidance and Testing Center and the Community Outreach and Service Learning Office. Ang ilan sa kanyang advokasya ay career guidance at employment facilitation. Sa katunayan, she initiated the reorganization of the Philippine Guidance and Counseling Association Cavite Chapter in 2013. Siya rin ang nag-establish ng school-based public employment service office sa LPU Cavite habang tumatayo rin na PESO manager. Sa ngayon, siya ang focal person ng implementation ng Career Development Support Program or CDSP at Tabang OFW program ng DOLE. Let's welcome Ms. Evangeline J. Avignante. Magandang tanghali sa lahat. Thank you, Ms. Giselle. Okay. Ako ba'y malinaw po ang aking audio before I proceed? Yes po, clear po. Okay, so please help me out na lang po with my presentation. Yes po, Ms. Vance, preparing okay. Na po ang inyong presentation. Kamusta po kayo dyan sa DOLE? Mabuti naman. Work mode pa rin tayo sa month ng kababaihan. Yes, po. Happy National Women's Month po sa mga taga-DOLE and sa everyone po na nakasama natin ngayong hapon na to. Ayan po, while preparing po sa ating presentation po, mag-hello lang po muna tayo sa ating mga kasama sa Facebook Live and even sa ating YouTube channel. Hello po sa mga taga Manila City Jail Female Dorm. Happy National Women's Month po. Hello din po sa mga taga Sultan Kudarat, Plamango Integrated School. Of course, yung mga ating mga taga TESDA na iba-iba po yatang branches and lugar po. Hello po sa inyo. Hello din po sa mga taga San Joaquin School of Fisheries SDO Iloilo. Ikaw ba, Ma'am Ms. Vange, baka meron kang gustong batiin po? Opo. Para na lang sa lahat, Happy Women's Month. At shout out na rin sa aming mga kababaihan dito sa aming Department of Labor and Employment at dito na rin sa aming Bureau, ang Bureau of Local Employment. Ayun, Happy National Women's Month po. Nawa po ay meron kayong maligayang selebrasyon ng National Women's Month po. Ayun, patuloy po natin tayo diyan, Ms. Giselle, bilang pagsuporta sa ating Philippine Commissions on Women. Ayun. Maraming salamat po sa mga taga-DOLE. Ms. Vange, ito na po yata ang inyong presentation. Take okay. it away po. Well, salamat ng marami. So, on behalf of our director, Mr. Patrick Patriwell Tawan Jr., the Bureau of Local Employment, would like to extend our congratulations to the Philippine Commission for Women for organizing this event. Kami po ay nalulugod sa pagkakataon na makabahagi sa mga kasalukuyang trends ng ating labor market at ang labor force participation ng ating mga kababaihan. The presentation will touch not just the labor market trends but also on the programs and services of the department para matulungan ang ating mga kababaihan na magsagawa ng tinatawag nating informed career choices at magkaroon ng access sa ating labor market.
Next slide, please. Okay. The labor market situation in the Philippines has shown signs of continuous improvements as the country moves forward from the fading effects of the pandemic, with key employment statistics reaching its pre-pandemic levels. By 2021, we are seeing clear signs of the economy's recovery as COVID-19 restrictions were eased and economic activities increased. These improvements were sustained into 2022 due to the prompt and swift action from the government and its social partners. It quickly reversed the catastrophic state of our economy was in during the peak of the crisis. Bagamat nakakakita tayo ng improvement, ito ay malayo pa rin sa ating pre-pandemic potentials. Our country still needs to contend with the long-term impacts of the pandemic, and this requires a deep dive into labor market trends and the recalibration of policies and strategies based on analysis of past, present, and future situations. Next slide, please. Okay. Malaki ang epekto ng fourth industrial at itong pag-usad niya sa tinatawag nating fifth industrial revolution at nasabayan pa ito ng ating karanasan sa pandemya. So malaki ang naging impact nito sa ating labor market. Subalit ito ay nagtataya ng parehong opportunities at challenges para sa ating mga workforce. The compounded effects of automation and the pandemic is disrupting employment and rendering certain job and roles obsolete. Meron tayo ngayong tinatawag na hybrid work, and it has fast become the new normal with employers, workers, and the government alike contending with an unevenness it creates. Our country finds itself in the digital crossroad with a fast-growing gig economy and emerging digital careers, posing its own unique demands and obstacles. Naririnig din natin ang konsepto ng lifelong learning. It has become even more important as we strive to help Filipino workers keep pace with and thrive in the changing world of work. The disruptive repercussions of climate change likewise requires a paradigm shift in our approach to the promotion of both quality and quantity of jobs. Next slide, please. Ngayon ang tanong natin, kamusta ang lagay ng mga kababaihan sa ating labor market? So kung makikita natin dyan, in 2020, we registered record highs and lows in our key employment indicators, which also affected women with employment rate of 90.3% and unemployment at 9.7% based on the average of the four labor force surveys conducted. In 2021, we saw clear signs of the economy's recovery as COVID-19 restrictions were eased, and these improvements were sustained in 2022. From 2021, labor force participation rate increased by 2.3 percentage points in 2022. Makikita natin na ang employment rate ay nag-improve, samantalang ang unemployment ay bumaba. Base sa record, masasabi natin na may significant na pagbabago sa partisipasyon ng ating mga kababaihan sa workforce. Next slide, please. In 2020, the employment share of women was 39% or 15.199 million out of 39.378 million employed. Even with low number of women employed in the workforce, karamihan sa mga kababaihan natin ay makikita natin sa mga highly skilled occupations as shown in the table. So women dominate in the following major occupations. We have the professionals, service and sales workers, clerical support workers, and managers. So dyan natin nakikita ang karamihan. Although sabi ko nga kanina, hindi man ganun kalaki, pero nandito, nagdo-dominate ang ating mga kababaihan. Next slide, please.
With the easing of alert levels nationwide and the ensuing increase in economic activities, our key employment growth sectors, or KEGS, as identified in the department's JobsFit 2022 report, enjoyed a significant turnaround in employment gains in 2021 compared to the previous year. Bukod sa sector ng hotel, restaurant, and tourism na sobrang naapektuhan noong kasagsagan ng pandemya gawa ng mga travel restrictions, ang ibang industriya ay nakakitaan ng development nitong 2021. And in line with the current changes and challenges in the labor market, the Bureau of Local Employment will soon be making the jobs and labor market forecast covering 2022 to 2025 to provide you with relevant labor market intelligence and signals that are responsive to the needs of the labor market and the future workforce. We hope to release the latest edition of the report by second quarter of 2023. Good news dahil ang ating ekonomiya ay back on track and reaching its pre-pandemic levels. Kaya ang DOLE at ang TESDA ay nagtala ng mga key employment generators base sa policy trust ng ating Pangulo na kinabibilangan ng mga sumusunod. So, ito yung mga industriya, ang agriculture, health, tourism, manufacturing, kasama na dito ang electronics, transportation and logistics, information communications, technology and information technology, business process management, education, creative industries, energy, and construction. So yan po yung tinatawag nating KEGS. Next slide, please. So ang department po ay patuloy na nakikipag-usap or via consultation sa ating mga DOLE regional offices at nakita po namin ang mga in-demand occupations para sa mga karamihan ng mga Pilipino at nakita namin ito sa mga sumusunod na sectors or mga fields. So meron na po tayong medical field. Okay, ito po yung ating unang in-demand occupation. Kasama din po dito ang construction, architecture, and engineering related workers, information technology and business process outsourcing, platform work and services and tourism sectors. Next slide, please. Next slide, please. Okay. Base po sa policy trust of ng DOLE, ang government focuses its efforts in creating an enabling environment for the emerging skills and industries in the labor market. We see the green economy reinforcing its call to address climate change concerns with jobs requiring green skills and companies across sector adopting environmentally sustainable practices. Kasama din po dito ang digital economy with a growing demand as businesses develop more digital products and services, building up their IT network and infrastructure, and the creative industry increasing activities driven by the generation and exploitation of knowledge and information. Dito po sa ating tinatawag na emerging industries, kasama ang green industry, ang IT and platform industry at creative industry na nabanggit ko kanina, ito po ay yung mga industriya na nag-iimbita sa ating mga kababaihan dahil ito po ay nag-o-offer ng equal access in terms of employment. Next slide, please. Now, sinasabi natin na meron na po tayong equal access para sa mga kababaihan. Pero ang ating pong department para ma-ensure itong equal access sa employment, hinahanda po natin ang ating workforce for digital transformation at ito po ay kasama sa investment natin for our future economic development. Kasama sa career development support system ay ang advokasiya sa mga skill sets na nag-i-empower sa ating mga workers to take on jobs created or replaced in the process of digital transformation. At kasama po dito ang ating human skills,
kung saan ito yung tinatawag din po nating mga soft skills, which allow our workers to work with teams cohesively through social, creative, and critical thinking. Ina-advocate din po natin ang ating mga business enabler skills, which enable individuals to connect the capabilities of digital technologies to broader business goals. At ang huli po, ang digital building block skills leverage technology to add value and align with functional domains that are critical to information economy. Next slide, please. Further, with a fast-transforming world of work, dahil ang ating pong labor market ay sadyang very dynamic, workers must prioritize developing their soft skills to keep up with the labor market's demand, while hard skills demonstrate the candidate's technical ability to fulfill the job requirements. Isa po ito sa ating ini-stress na ang soft skills po demonstrate a candidate's work ethic and character, and it includes how well of a fit they are for the company's culture and goals. So both workers and job seekers must continue, ito po ay aming ini-stress, to upskill and reskill and be armed with relevant digital and 21st century skills in order to survive and remain competitive despite the disruptions in the labor market. Mahalaga po talaga na mag-invest tayo sa ating mga competencies, dahil ito ang isa sa paraan para tayo ay madaling makapasok sa ating labor market, at doon po ay mag-navigate tayo para tayo ay patuloy na mag-progress sa ating career at sa ating field. Next slide, please. Okay. So, this is in addition, so LinkedIn in its 5th Workplace Learning Report identified the most important skills of 2021, and top 2 of which are labeled as power skills. First, we need to build our resilience muscle to help us adapt to rapid fire change. And second, we need to learn new ways of working and collaborating in the virtual world. The other identified skills na nakikita po ninyo underscore the importance of soft skills in the future of world or work. Next slide, please. Okay, so kanina po hinighlight ko yung mga competencies na kailangan natin to ensure our access in the labor market. So para naman po sa ating mga kabataan, lalong-lalo na yung mga gumrad po ng ating senior high school, yung ating po mga out-of-school youth, at kasama na rin po yung mga persons with disabilities, we would like to advocate po yung mga youth employability programs ng ating department. We recognize the crucial role of youth in reshaping the future of the labor market landscape. And so the department is implementing various mechanisms toward enhancing workforce employability, consistent with the goal of linking workers to employment opportunities by accelerating job search and placement and implementing labor market programs which enhance employability, better employment outreach to rural communities, and increase opportunities to marginalized and vulnerable members of the labor market. So we have po our Job Start program. It seeks to shorten the school-to-work transition of job-seeking at-risk youth through the Job Start Full Cycle Employment Facilitation Framework. The first framework of its kind in Southeast Asia, it introduces add-on approaches to youth employment facilitation, such as extended employer engagement mechanisms, life skills training or LST, and establishment-specific technical training and internship or work experience. So ito pong Job Start natin ay para po ito sa mga partners natin na private companies. Now, those of you naman, mga job seekers natin na gustong magkaroon ng work experience sa government, we also have our government internship program, which engages and provides beneficiaries opportunities to serve the general public in government agencies or entities, projects and programs at the national and local level, with the ultimate objective of attracting the best and the brightest talents to government service. And last but not
The LIES, we have our SPES, or Special Program for Employment of Students. It's an employment bridging program at providing temporary employment to poor but deserving students, out-of-school youth, and dependents of displaced or would-be displaced workers during summer or Christmas vacation. And the program helps to augment the family's income to ensure that beneficiaries are able to pursue their education. Next slide, please. Okay. Now, the department through the Bureau of Local Employment is implementing what we call as Career Development Support Program. It's formerly known as Career Guidance Advocacy Program. Ito pong programa na ito ay nag-ensure sa ating mga beneficiaries, may they be students, parents, job seekers, and professionals, out-of-school youth, registered guidance counselors, training institutions, academe, industry associations, and our PESO na magkaroon ng kamalayan sa realidad ng ating labor market. At nang sa gayon po, magkaroon ng tinatawag or na-highlight natin na informed career choice ang ating mga kabataan at ang ating mga job seekers. So meron pong team, ang Career Development Support Program, ang Learn, Adapt, Thrive, okay, which integrates the aspects of career development support such as career, vocational, and employment counseling. So Learn, ano po ba yung Learn? We wanted our kababayan, ang ating mga kabataan, ang ating mga job seekers na magkaroon ng kaalaman. Katulad nga din po ng mga ganitong klase ng event, nagiging malawak ang kaalaman natin. Hindi lamang sa kaalaman in terms of curriculum, but also napapakilala tayo sa mas malawak na perspective sa ating labor market. Ano ba yung mga kailangan para ako ay magkaroon ng access sa labor market? So Learn, ang ating mga kabataan po, tayo ay napoprovide ng ating mga educational institution ng magandang curriculum na kung saan ito po ay nagbibigay sa atin ng mga transferable skills para ito po ay mai-apply natin sa trabaho na ating naiisip pasukan. Now, after learning, nagkaroon ka na ng kaalaman, we advocate po adapt. Okay, sinasabi natin kanina na napaka-dynamic ng ating labor market. Yung mga demands and requirements ng ating trabaho and even the labor market or the work landscape ay naiiba na. So kailangan natin talagang mag-adapt sa kung ano man yung paano natin mai-improve ang ating sarili. So ang CDSP po ay nakikipagtulungan sa mga working group member agencies katulad ng PRC, TESDA, meron po tayong DepEd, PRC, CHED, UNIFAS, ang CHED din po at ang DOST na kung saan ang ating mga kabataan, for example, hindi po natin option na magtuloy sa higher education. Meron po tayong mga trainings na pwedeng makuha natin kay TESDA. So ito po ay mga free trainings. Kanina nabanggit po ito ng ating naunang speaker. Meron din po tayo mga working group agencies na nag-offer po ng scholarship kung gusto po nating ipagpatuloy ang ating pag-aaral. So ito pong Career Development Support Program ay nagbibigay ng mga information sa atin. Paano po ba ako mag-navigate sa aking present situation and how would I be able to gain access sa ating labor market? At ang panghuli po ay Thrive. So sinasabi natin kanina, having all the competencies na i-share ko po kanina, ang next po nating step is para tayo ay makahanap ng trabaho, makapasok ng trabaho. At kung tayo po ay meron ng pagkakataon na makapagtrabaho, ang susunod pong hamon sa atin ay tayo ay makapag-grow, mag-progress dyan sa napili po nating field or career choice. Okay, so Learn, Adapt, and Thrive po. Next slide, please. Okay. So sinabi ko po kanina na parte ng ating tema sa Career Development Support Program ay ang ating Learn.
Okay, so sa department din po natin, for further guidance on career planning and decision making, the DOLE through the Bureau of Local Employment releases labor market information publications to update the public with reliable and relevant information on the realities of the labor market situation. These resources help stakeholders make informed plans and choices related to career planning and preparation, education and training, and job search. They are available through the Bureau's website, ble.dole.gov.ph. Next, please. Okay. So, sa mga naghahanap po ng trabaho, isa sa aming mga ino-offer po ay inaanyayahan namin kayo magpunta sa ating mga public employment service offices or yung tinatawag nating PESO. Ang mga PESO po natin ay makikita sa ating mga local government units. And ang purpose po nito ay i-enhance ang access ng ating mga job seekers to the labor market and allow employers in finding the right workers for their vacancies. Through our multi-platform employment facilitations, our clients may avail services such as job search and placement and employment, vocational and career counseling. Our partners at the local level implement the department's labor market programs that address perennial issues of skills mismatch and low labor and capital productivity by identifying the skills shortages, connecting education to technical skills training, technical training to labor market entry, and labor market entry to the workplace. Next slide, please. As part of its digitalization efforts and in order to enhance the department's LMI ecosystem, we have integrated the process and databases of the field JobNet and PAYEs for a more efficient system of managing and reporting jobs and skills availability in the labor market. So please access po our fieldjobnet.gov.ph. It is an automated job and applicant matching system which aims to fast-track job seekers' search for jobs and employers' search for workforce requirements free of charge. And while PESO Employment Information System or PAYEs is a database of profiles and skills of job seekers, establishments, vacancies, and client transactions of PESO, nationwide, the integration of the system allows for a more efficient and effective delivery and monitoring of employment facilitation services. Okay, so na-share ko na po sa inyo ang aming mga programs. So we start with PESO and our Youth Employment Facilitation Programs. What we wanted this time is to share po yung mga experiences, mga testimonies ng ating beneficiaries. And I would like to start po with our GIP beneficiary. Next slide, please. So nakakatuwa po ang story ng success ni Ma'am Lala Sintikay or Lala Bulusan. Siya po ay born visually impaired, pero nagsumikap po para makagraduate ng degree in elementary education, and siya po ay license holder pa. So katulad po ng mga ibang nakagraduate po, siya ay naghanap ng mga trabaho, nag-try po ng mga trabaho hanggang sa siya ay magpunta sa Department of Labor and Employment to our PESO, at siya po ay na-hire as an intern under the department's government internship program or yung kaninang nabanggit ko po na GIP. So with the soft skills and the hard skills that she was able to translate sa kanyang pagtatrabaho, siya po ay na-recommend for a job order position at the Office of the Market Inspector under the Treasury of the Office of LGU Abulog. And right now po, kami ay super proud po kay Ma'am Lala dahil sa ngayon, she holds a permanent position as a Revenue Collection Officer or RCO at the Treasury Office of LGU Abulog. So nakita natin no, na ang mga kababaihan, bagamat may mga pagsubok sa buhay, basta sa tamang pag-uugali, pag-improve ng sarili, talagang kakayanin po na
makahanap ng magandang oportunidad sa ating labor market at nang sa gayon, tayo po ay maging productive na at nakakatulong sa ating pamilya at sa ating bansa. So yan po ay isa sa aming mga beneficiaries ng GIP. So susunod ko naman pong gustong i-share sa inyo, isa din naming beneficiary, ito ay para naman sa Jumpstart Program. So ito po ay video, so can I just request po yung help ng ating secretariat to play the video? Nung mga bata ka pa yung gustong maging scientist, diba? Parang somehow ganun, yung parang maging, parang matututo kang gumawa ng mga machines, or sasakyan, ganyan, or robots. It is a precision motor control that will go into the commercial planes, like Boeing and Airbus planes. And because of the complexity of the products, we need to engage skilled workers. Out of the 227, yung 187, and they had already been placed sa different companies that need the skills of this laborer. Tapos challenging siya kasi parang mechanical, hindi siya usual para sa babae, sabi nila. Pero nagustuhan ko, parang astig. Ngayon, ang ginagawa ko, nasa ano ako, hydraulics assembly and test technician. So, ginagawa namin doon, we assemble valves para isalpak sa mga actuators na isasalpak sa eroplano. Hindi ako naghintay ng ganun katagal para makapag-provide for my family and for myself, para maging independent. Kasi goal ko yun eh, maging independent at my young age. Thankful ako sa Jumpstart. There's a good future for Jumpstart also to continue its program and even enhance it to a bigger situation that can benefit a lot of skilled workers. Huwag kayong sumuko. Maghanap lang kayo. Meron at meron yan. There's an ordinance na priority ang tiga pagyo. That's why we are feeling, of course, yung ating mga constituency na city of Baguio to take advantage of this one. Hindi mo kailangan maghanap sa malayo. Pwede nga dito lang din sa kung saan ka. Kung nandito lang din sa kung saan yung home mo. Okay, so I think dyan na nagtatapos yung ating testimony. Ito ay dalawa lamang sa maraming testimonies ng ating mga kababaihan na kaya nating makapasok sa labor market. Kailangan lamang ng tamang mga skill sets, yung ating advocacy nga na learn, adapt, thrive. Okay, so yun po ay ating kailangang ma-invive at ma-internalize. At yung ini-stress natin kanina, just to connect, retool, upskill, and lifelong learning. So bago po ako matapos, nais ko lang po sanang i-share ang aming announcement. So we will be having po yung ating next slide. Okay, we'll be having po a job fair. Ito po ay sa darating na March 28, 2023, 10 o'clock to 4 o'clock sa SM Skydome, Quezon City. Ito po ay sa pagtutulungan ng aming department at ng National Council on Disability Affairs. Inaanyayahan ko po ang lahat ng mga kababaihan, lalo na ang mga within the area ng Quezon City natin, na magpunta po dito sa ating job fair at maghanap at magkaroon ng trabaho. So with that po, maraming salamat at magandang tanghali sa ating lahat. Thank you very much, Ms. Vange, for that insightful presentation. Personally po, very adaptable po sa amin yung learn, adapt, and thrive, na for sure po ay pwede ding i-adapt or gamitin po ng ating mga listeners. And thank you po for sharing with us yung mga ginagawa po ng DOLE for us to achieve gender equality in the workplace and labor market. Ayun po, kung may mga katanungan po kayo kay Ms.
Vange, and kay kanina kay Miss Jacqueline po, i-type lang po natin sa ating comment section at sasagutin po yan natin mamaya sa ating open forum. Ayan po, bago tayo tumuloy sa ating masaya at malaman na talakayan, konting pampagana muna mga ka-advocacy. Alam ko, marami po sa atin din ang naghihintay ng ating palaro ngayong hapon na to. So ayun po, ang ating game for today ay Crack the Code Challenge. Simple lang po ang ating mechanics. Magfa-flash kami ng mga emoji or code sa ating screen. At huhulaan nyo lang kung ano ang tinutukoy natin na salita base sa emoji or sa tunog nito. Halimbawa, ano po yung nakikita ng emoji sa inyong screen? Pero bago po kayo sumagot, maglalagay po kami ng marker sa comment section. I crack the code. At ang unang makakapagbigay ng sagot sa ilalim ng marker na ito, ang mananalo. Kunwari po dun sa pinakita namin na code kanina, emoji po ito ng Y at ng Y, at ang sagot ay Wi-Fi. Ayun po, meron na po tayo, meron po tayong 10 code, kaya meron tayong 10 winners for today. Isang beses lang po pwedeng manalo ang participant, kaya join lang po tayo ng join sa ating mga challenge. At hindi po maaaring sumali ang mga official at empleyado ng PCW. Ang mga winners ay makakatanggap ng surprise gifts po mula sa PCW. Ang mga prizes po ay ipapadala lamang sa mga mailing address na nasa Pilipinas. So kung kayo po ay nasa ibang bansa, gamitin po natin ang address ng ating mga kasama sa bahay na nandito sa Philippines. Po. Diba madali lang po? So let's go po. Ready na po ba tayo? Patingin niya po sa comment section kung ready na po tayo. Ayan po. Ready na din daw po ang aming team. So, crack the code number 1. Marker ready. Ayan po. So, ang clue po natin dito ay 2 words. May marker na po tayo. Pwede na po tayong sumagot. So, ang ating clue po dito ay 2 words. Sige po. Meron po tayong nakikitang emoji ng daga or ng mouse or ng rat, kung ano po ang ibig sabihin yan sa inyo. At paper po. So, meron na po tayong winner at nakita ko nga po sobrang active po ng ating comment section. Maraming salamat po sa pag-join. Let's go na po sa number 2. I crack the code. Ay, sorry po. Ang answer po natin sa number 1 ay mousepad. Ayan, congratulations po sa nanalo. And i-announce po natin mamaya para mas exciting po tayo. Thank you po. And ating crack the code challenge number 2 ay, ayan po. Ang clue po natin dito ay 3 letters. Hindi po 3 words, 3 letters lang po. So ano po yung emoji na nakikita nyo po? And yellow po ba yan? Ice po ba yan? Or ayan po, meron po sa gitna. Very summer po, no? Excited na po ba tayong magdagat? Ayan po, marker ready. Nakita ko na po ang marker. In 3, 2, 1. May tumama na po agad. Ayan, sobrang bilis po ng ating mga mga sumasali. Hintayin po natin ng ating marker bago po tayo jumoy, no? Sumagot para kayo po yung ating winner. Ayan po. Iced tea, hindi po yata ito iced tea dahil ang tamang sagot ay ICT. Kasi 3 letters po yung hinahanap po natin. Baka nauuhaw na po tayo, no? Pwede tayong uminom nga din po ng iced tea habang jumo-join po sa ating palaro ngayon. I crack the code challenge number 3 ay, ayan po, ang clue words natin ay, ay, ang clue po natin ay 2 words. Marker ready in 3, 2, 1, go! Ayan, patingin nga po ng mga answers. So, ayan, panakita ko na po yung marker. Ang clue po dyan ay, may bato po, rock, ano po yan, anong ibig sabihin. And then, meron din po, ayan, meron na daw pong nanalo, pero may nakita po ako, masaya nga rin po yung Rocky Road, no? Very mainit po kasi sa lugar natin, so baka naghahanap po tayo kanina ng iced tea, ngayon po ay ice cream, pero ang tamang sagot po ay
hard drive. Hard drive po, congratulations po sa nanalo. Mamaya po natin babanggitin kung sino po ang nanalo. Ay, paano daw po ma-receive yung marker? Yung marker po ay makikita natin sa comment section na i-comment po ng ating team po from PCW. So, sa baba po dapat tayo ng marker sumagot para kayo po yung masabi nating nanalo. Ayan po, I cracked the code challenge number 4. Ay, yan po, marker ready? Yan, pwede na po tayong mag-answer. Ayan po, ang clue po natin ay one word lang po ito. So, kung ano pong nakikita nyo. Calendar, and kung ano po man yung nakikita nyo. Meron na daw pong winner. Ayan po, ang tamang sagot po ay database. And po, very simple lang po yung mga ating mga pag-games ngayong hapon na to. So, ang next po natin ay I cracked the code challenge number 5. Marker ready in 3, 2, 1, go. Ang clue po natin dito ay one word. One word lang po ang hinahanap po natin. Ayan. Ang nakikita po natin ay po, parang web po ba yan? Net po ba yan? Ayan. Ayan po. Meron na po bang nakakuha ng tamang sagot? Ayan po. Meron na daw po tayong winner. Ang tamang sagot po ay website. Ayan po. Hindi po siya webcam. Website po siya. Next po ay I cracked the code challenge number 6. Yan. Ang clue po natin dito, one word, marker ready in 3, 2, 1. Ayan. Sige po, answer lang po tayo. Baka malay nyo kayo po ang makareceive po ng surprise gift from PCW. Ayan. Marami na po akong nakikitang tamang sagot. May winner na po tayo. Wala pa daw po. Wala pa pong nakakahula, no? Meron po tayong one word dito, enter, and then net. Meron na daw po tayong winner at ang tamang sagot po ay internet. Yan, congratulations po. And I cracked the code challenge number 7. Marker ready in 3, 2, 1. Ayan. Nakita ko na po ang ating, okay na po yung marker. Ayan po, ang clue words, ang clue po natin dito, meron po tayong two words. So, yung dalawang first na emoji po ay isang word. And then, ang next po natin na word ay yung parang may microphone. Ayan po, paano po sumali? Comment lang po natin kung ano yung hinuhulaan po natin na code. Meron na daw po tayong winner. Congratulations po. At ang tamang sagot ay social media. Ayan. Thank you po sa mga nagjo-join. Meron pa po tayong last 3 code na ikakrack. Ayan, number 8. Marker ready in 3, 2, 1. Ayan. Ano pong nakikita natin? Clue? Ang clue po natin dito ay one word lang po ito. Ayan. Meron po tayong ink. Meron po tayong closed. And meron po tayong piggy bank. Marker ready? Ayan, meron na daw pong marker. Meron na po ba tayong... Ayan, meron na po tayong winner. At ang tamang sagot po ay... inclusive. Ayan. Congratulations po sa nanalo. And announce po natin mamaya ang ating mga winners after po ng activity po natin. Next po ay I cracked the code challenge number 9. Ayan po. Ang clue po natin dito, one word. Bago po tayo sumagot, hintayin po natin ang ating marker in 3, 2, 1. Marker ready po. Ayan. Pwede na po tayong umanser. Ayan po. Ano po ang nakikita natin? Ayan. Tama po, may nakikita po tayong parang mga nag-uusap na chats and then may nakikita po tayo na bangka. Ayan po, may nanalo na daw po tayo. Ayan, chatbot po ang tamang sagot. Ayan po, for our last code na ikakrack po natin, no? Ayan po, next po. Ang ating next na code po ay... ito po.
Ayan po, meron po, ang clue po natin dito ay one word lang po ang hinahanap natin. Ano man po ang nakikita niyong emoji, kailangan lang po natin i-discuss po or i-comment sa atin dito sa ating comment section. Marker ready po in 3, 2, 1. Ayan po. May nakikita po tayong paint and meron nga po tayong nakikitang brush. Pero mukhang hindi po paintbrush ang hinahanap po natin ngayon. Meron na po tayong nanalo. Ayan. Sige po, keep them coming. Ayan, meron na po tayong nanalo. Congratulations po dahil ang tamang sagot ay Bluetooth. Ayan. Thank you very much po sa pagsali at ang mga... Para mas exciting po, no, mamaya po natin i-announce ang ating winners na i-verify muna ng ating team. Tumutok lamang po at abangan iyan bago matapos ang ating episode for today. Ayun po, alam ko nag-enjoy po ang lahat sa ating game pero patuloy na po tayo sa ating makabuluhang talakayan. Kung kanina po na pagsasanay at kabuhayan ng ating pinag-usapan, ngayon tingnan naman natin kung paano makakatulong ang teknolohiya at inobasyon sa mga babae sa kanayunan at mga negosyante. Unahin na natin ang Department of Agriculture. We have the Chief Administrative Officer of DA, Ms. Marites Bernardo. 14 years na po sa Gender and Development si Ms. Tess at siya rin po ang tumatayong head ng GFPS Secretariat ng DA hanggang ngayon. Kabahagi rin siya sa preparation ng IRR ng Magna Carta of Women or MCW at naging bahagi ng Philippine Delegation to the United Nations Commission on the Status of Women sa UN Headquarters sa New York, USA ng 2 beses. Bahagi po ng kanyang trabaho ang pag-empower sa mga rural women sa pamamagitan ng iba't ibang programa, katulad na lang ng annual search for outstanding rural women, pati na rin ang pagbibigay ng mga serbisyo sa mga babaeng magsasaka, fisherfolk at iba pa. Let's welcome Ms. Marites Bernardo. Good afternoon po, Ma'am Tess. Good afternoon, Ms. Jaisel. Thank you for your kind introduction. And of course, I wish to greet everyone, our audience here in the Philippines and abroad. I think marami tayong viewers. Maraming salamat po sa pag-imbita ninyo at sa opportunity na mag-represent ng aming kagawaran. Ang Department of Agriculture na pinapamunuan po ng walang iba kung hindi ang ating Pangulo, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. And of course, yung aming senior undersecretary, si Yusek Domingo F. Panganiban. So, bago po ang lahat, gusto ko lang ding batiin ang Philippine Commission on Women for successfully holding this month-long program, ang National Women's Month. So, maraming congratulations po sa PCW for organizing this important activity. Of course, si Edie Cray, ang ating executive director, and ngayon naman po ay meron tayong officer in charge na si ang chief ng ating isang division, si Ma'am Milyar, Narlins S. Milyar. Thank you, ma'am. And of course, nagpapasalamat din ako sa mga previous speakers natin from TESDA and Adole, and even sa iba pang mga government agencies. Nakatuwang din po ng DA sa pagtulong po sa empowerment ng ating mga kababaihan, particularly po sa mga rural women or yung mga kababaihan sa kanayunan. Okay. So, ibabahagi ko po sa hapong ito ang ginagawa ng aming opisina na isang maliit na opisina, pero malawak po ang aming ginagawa. So, nangunguna po sa amin ang si Director Anrey Villota Rivera, Program Director for Gender Equality and Social Inclusion. Nakabababa lang ng plane dahil nagsalita rin po siya sa United Nations
Commission on the Status of Women sa New York. Welcome back, ma'am. Okay, and gusto ko rin batiin ang mga katuwang natin. Nagtatrabaho dito sa DA ang ating mga God focal persons. Sa lahat po ng mga opisina ng DA, aming mga regional field offices, bureaus, attached agencies, attached corporations. Good afternoon po sa ating lahat. Okay, so let me begin my presentation with this situation ng rural women, yung ating pong focus sa ating department. Ang ating pong focus ay ang empowerment of rural women. So, as a backgrounder, ang ating pong mga kababaihan sa Kanayunan ay nandoon po sa ating 9 million hectares of agricultural lands at saka po yung ating mga fishing areas na covering 36,289 kilometers coastline. Napakalaki po ng area and in 546,000 hectares of inland waters or yung mga inland fishery areas po natin. And napaka-importante po ng ginaganap na roles ng ating mga rural women. Okay, so nawawala ako. Meron po itong pag-aaral na lumabas. Ito po'y galing sa Commission on Human Rights. Sinabi dun sa study na despite their crucial contributions in agriculture and the key role they play in family food security and nutrition, rural women continue to experience persistent gender inequalities and discrimination, particularly in their access to productive resources, services, and economic opportunities. So, yan po yung sitwasyon na gusto nating iangat ang masasabi nating gender gap sa agriculture na patungkol sa mga kababaihan. So, ito pong isang example. Meron po kaming data noong 2017 na parang tinuturing naming benchmark. So, sa mga pag-distribute po ng mga beneficyo sa Department of Agriculture, kunyari, example po ay seeds. Namimigay po ang DA ng seeds. And nakikita natin na 35% lang less supposed to be po, 'di ba, kung pantay na pagbibigay supposed to be 50%, pero makikita natin 35% sa planting materials, medyo mataas, 44% sa animals, 32%, and sa kabuuan sa mga itong tinatawag nating production support services, 27% lang. So, mas malaki po yung share ng kalalakihan kaysa mga kababaihan. That was in 2017. So, having that, meron po tayong mga ginagawa sa Department of Agriculture na makikita po natin sa dito sa slides na to, na ang isa nga pong paraan para ma-bridge ang gender gap ay nagkaroon po tayo ng legislation, ang ating pong gobyerno. Yan po yung ating Magna Carta of Women or Republic Act 9710. So, marami pong bahagi ng ating batas na patungkol po sa DA para po ma-bridge ang gender gap na sinasabi. So, sa Rule 5, andoon po yung rights and empowerment of the marginalized sectors. So, kabilang na po dyan ang ating mga kababaihang magsasaka, mangingisda, manggagawa, at yun din pong mga agripreneurs or negosyante sa Kanayunan. So, meron pong several sections doon na yung isa po doon ay sa food security and productive resources, yung right to livelihood, credit, capital, and technology, kasi yan po yung mga kinakailangan para tumaas ang production and income ng ating mga
kababaihan sa kanayunan. Also, we have the right to representation and participation, social protection and recognition and preservation of cultural identity and integrity. Ito po ay ilan lang sa mga provisions na particular sa DA, pero meron pa rin po tayong mga ginagawa na pursuant to the other provisions ng batas. Ayan. So, ang sabi po ng Magna Carta of Women ay i-employ po natin ang gender mainstreaming. So, sa DA po, we are mainstreaming our programs, projects, and activities. Ibig sabihin, we are looking at the concerns of women and we use take that into consideration sa pag-i-implement ng ating programa. So, meron po tayong tinatawag na banner programs. Ito yung medyo mga, dati na po itong mga programa na patuloy nating ine-enhance every year, nibigyan ng budget, nakalagay po sa General Appropriations Act. So, meron po tayong National Rice Program, meron din sa corn, high-value crops, livestock, fishery, organic agriculture, meron din po tayong lately yung sa halal, and others. And meron po several special projects na hindi na po kasya dito madami yon, pero ito po yung mga major na pinapatupad ng DA. Yung PRDP, which funded po ito ng World Bank, but meron din pong counterpart ang ating Philippine government, ang Philippine Rural Development Program, Project. And then ito pong 4Ks. So ito pong 4Ks ay para sa ating indigenous people. Kabuhayan, pangkaunlaraan para sa ating kababayang katutubo. Meron din po tayong Special Agricultural Area Development or SAAD Project. May Balik Probinsya Bagong Pag-asa Project and marami pa pong iba. So yan, mini-mainstream po natin kung ano mga interventions ng bawat programa and proyekto na po yan. Binibigyan po natin ang pagkakataon, ang mga kababaihan na maka-access ng mga nakapaloob na benepisyo sa mga programang ito. Next slide po. So, yun. So, binuo po ng DA yung tinatawag nating DA God Agenda para meron tayong framework ng ating pagkilos para sa ating gender equality and women empowerment. So, ano po ba ang ating vision or yung ambition natin? Ating vision is to have a gender-inclusive and sustainable agriculture and fishery sector with empowered farmers and fisher folk. Yan ang ating mission. At ang mission natin is to ensure women and men's equitable access and control of agriculture and fisheries resources and support services. So, para mapatupad po itong vision-mission natin, we have 3 goals. Ang una po is patungkol sa aming organization, patungkol sa mga empleyado ng Department of Agriculture. So number 1 goal is to have an enhanced institutional capacities in planning, implementing, monitoring, and evaluation of gender-responsive PAPs or yung programs, activities, and projects. Mamaya ko po ipapakita kung paano namin ipupursu yung goal na ito para sa mga empleyado ng DA. So naman pong goals number 2 and 3 ay nakatuon naman sa ating mga clients or mga client-focused issues na bibigyan natin din ng katugunan ang kanilang mga pangangailangan. So number 2, goal 2, improved access of small and marginalized women and men, farmers and fisher folk to economic opportunities. And number 3, para rin sa clients natin, expanded economic opportunities for women and men engaged in producing and providing agriculture and fishery products and services. Ayan, that's our guide
in implementing our gender mainstreaming activities. Okay. Wala ako. Nandito na po tayo sa pagpapakilala ng aming issue, outcome, and activities para sa goal 1. Ang isang issue na gusto nating tugunan is yung policies and PAPS do not fully integrate gender dimension. So kaya nga po meron kaming mga tinutukoy na pagpapaunlad ng aming kaalaman through capacity building sa para ma-improve po yung mga policies ng DA. So ang isang policy na nagkaroon kami social reform agenda, and meron tayong key strategy number 16, which is the engagement of women and girls, women of the youth, and engagement of youth and women in all activities of the DA. Okay, so ang isa naman po yung inadequate data to support a gender responsive planning for rural women. At ang atin nga pong activities dito is yung updating and maintenance of gender statistics or sex disaggregated data. And ito po yung medyo i-expand ko sa mga susunod na slides. Yung low capacity of our lampasan na natin yung pangatlo. So ito po yung masasabi nating part ng ating digit all na programa sa Department of Agriculture. Yan yung tinatawag nating registry system for basic sectors in agriculture. So what is this ba? This is an electronic compilation of basic information of farmers, farm laborers, and fisher folk. Ayan, so meron po tayong sinimulan po yun ng I think mga 2014 and nag-evolve na at ngayon po ay talagang ating ipinapatupad ng mas maayos kaysa nung nakaraan. Okay, so RSBSA is being used not only by the DA but sinishare din po natin to sa ibang agencies like the Department of Agrarian Reform, Department of Social Work and Development, the National Anti-Poverty Commission, and Philippine Crop Insurance Corporation. Bakit po ba natin sinishare yan? Next slide, please. Ayan. So, ito po yung objectives ng RSBSA. This project aims to establish the Farmers and Fisher Folk Registration System that will provide the government a reliable source of information on who and where the farmers and fisher folk are so that we will be able to implement the programs kasi yun po ang nagiging basihan natin ng pag-identify kung sino ba ang karapat-dapat na bigyan natin ng mga serbisyong ng pang-agriculture. Tura, ayan. So, ang specific aims po natin is to enhance and update the database of farmers and fisher folk, develop a farm lot database system that is linked to the farmers' record in the farmers' database, and to develop an intervention monitoring system for DA. Ayan, so nakalagay po yan sa date sa webpage ng DA. Tingnan na lang po ninyo ang, i-type nyo na lang po ang Department of Agriculture. Pag nakita nyo sa webpage, hanapin nyo po yung corner na about RSBSA. Okay, next. So ito po yung ating re-enrollment form. So makakita natin yung mga basic information. Syempre hindi nawawala dyan yung kung ano ba ang sex ng ating mga enrollee, male or female, ano ba nakalagay, pati kung anong mga klase ng kanilang
activities sa agriculture or fisheries. Ayan. Makikita din po niya, po ninyo itong enrollment form sa ating website pag kinlik niyo yung portion na RSBSA. Tapos makikipag-ugnayan po kayo ang mga ating mga clients sa kanilang mga agriculture and fishery officers or sa pagdating naman sa cities, sa city agriculture officers, basta sa atin pong mga LGUs. Nandun po ang ating mga agricultural extension workers na mag-a-assist naman sa ating mga magsasaka at mangingisda. Okay, so iyan po ang isang digital tool na masasabi natin. And ito na po yung latest data ng ng RSBSA, yung na-generate sa ating computer sa system ng RSBSA. So sa ngayon po, as of January 2023, meron na tayong enrollees na 6.6 million farmers and fisher folk. And tingnan natin, ang kababaihan 2.8 million, kalalakihan almost 3.8 million. And ang bahagda ng kababaihan is 43%. So mas mataas po ito sa sinasabi ng Philippine Statistics Authority na medyo matagal na rin po namang ginawa yung census ng agriculture. I think parang ang sabi doon is 11% ng agricultural workforce ay kababaihan. So yun po ay survey. Ito naman po yung actual registration ng mga kababaihan naroon po sa iba-ibang region ng ating kapuluan. And ang target po ng DA is makapag-register tayo ng mga hanggang 10 million by the end of this year. Okay? So, yeah, that was goal one. Then we have goal two, improved access of small and marginalized women and men, farmers and fisher folk to economic opportunities. So, gusto natin nga mas malaki yung maka-avail ang babae kung anumang serbisyong naibibigay natin sa kalalakihan ay maibahagi din sa ating mga kababaihang magsasaka at mangingisda. So, nakikita po natin, hindi ko na iisa-isahin, karamihan po dito sa goal 2 ay mga production support services. So, tingnan po natin ang mga photos ng ating mga services. So, ayan, makikita po natin mga kababaihan, binibigyan natin ng mga tamang teknolohiya at mga inputs para tumaas ang kanilang produksyon at syempre, mataas na produksyon, mataas din nakita. Ayan. Okay, so ito po example sa mainstreaming ng ating RICE program. Binibigyan natin sila ng mga binhi na mataas ang kalidad at mabilis tumubo at maganda po ang ani. Next slide, binibigyan din natin ang ating mga kababaihan katulad din ng kalalakihan ng mga fertilizers. Next slide, binibigyan natin ng planting materials na mga vegetable seeds, gulay, prutas, mga root crops, at iba-ibang klaseng pananim para itanim sa, hindi lang sa malalaking agricultural lands, pero kasama na din po sa mga backyards para yung ating mga kababaihan, pwede silang magkaroon ng, tawag nung isa naming rural woman, meron daw siyang refrigerator sa kanyang bakuran kasi pag kailangan niya magluto, kukuha lang siya ng gulay, pipitas lang, at meron na siyang nutritious food to eat for the family para mabigyan niya ng pagkain at wastong nutrition ang kanyang buong pamilya. Meron din po tayong mga hayop, mga baboy, manok, kambing, etc.
And meron din po tayong assistance sa mga farmers, sa fisher folk, sa ating mga mangingisda na nandoon din sa ating mga coastline areas and mga inland po, inland waters. Okay, so ayan. And then ito rin po, isang importanteng pangangailangan ng kababaihan ay yung farm machineries. Kasi sinasabi nga natin yung multiple burden ng babae, napaka medyo mahirap kasi talaga yung halimbawa yung land preparation para sa isang babae, makakatulong po yung mga makinarya. So, meron din po tayong mga programa na nagbibigay ng makinarya. Makikita natin dito itong isang makinarya ng Philmec. Ayan, ito naman ay isa ay drying facilities. Balikan po natin yung drying facility. Ito po yung technology rin ng na-develop ng ating Philmec. Ito po ay si Mrs. Hoson at ito po yung isa sa nagawaran natin ng pagkilala nung nakaraang Disyembre. Ito po ay ang sinatawag na multi-commodity solar tunnel dryer. So, mapapansin po natin na sa maraming panahon din sa pagsasaka, marami tayong sobrang harvest. Tulad nga po ng nakaraan na napakada. Ngayon, I think marami pa rin, marami pa po tayong kamatis na inaani. So, ito po ang paraan para magkaroon tayo ng longer shelf life, yung pagda-dry ng mga fruits, vegetables, kahit mga isda. Ito po yung bilaran pero hindi naman siya lalangawin at mas mabilis din po ang pagda-dry. So, this is one that can help our women in value adding and income generating for a lot of women in the communities. Okay, next slide. We have also this manual coffee depulper. Nalaman ko nga po sa ating God Focal person sa Philmec na marami pala tayong mga kababaihan na natutulungan sa pag-cultivate ng coffee. And I think maraming kababaihan talaga ang involved sa coffee. Sabi nga ng isang author ng ating book ay halos 80% involved sa production ng coffee ay kababaihan. And ito po, yung coffee depulper, ito daw po ay pwedeng, is a portable machine na pwedeng dalhin ng mga taga-mountain province sa bundok sa kanilang taniman ng kape para pag baba nila, hindi na ganun bulky, maganda ng, mas magaan na sa kanila yung pagbababa ng kape kasi nabawasan na yung bigat na at pwede na nilang mabilisang ma-process sa baba naman yung na-depulp na coffee. Okay, so ayan po, next slide. Ayan, ito po yung another table ng improve access of small and marginalized women and men farmers. So, meron tayong issue na lack of access to technical support services, tapos lack of access to information and lack of recognition of rural women. So ano po ang sagot natin? Let us go to the next slide. Nakita po natin, ito yung ginagawa natin, pagsasanay, training ng ating mga kababaihan sa lahat po ng cultivate ng crops and pag-aalaga ng hayop, hanggang sa po sa kanilang pag-re-record, paano mag-avail ng credit or market, sari-sari pong klase ng pagsasanay. Next, we have also, next slide,
Ayan po, namimigay po tayo ng mga brochures or tinatawag nating IEC materials. Hindi lang brochures na printed, meron din po tayong mga video na pinapalabas sa mga training or sa mga webinars tulad po ng ganito or sa school on the air. Itong mga technical tools and also yung Magna Carta of Women, yung gusto nating ipaalam ang karapatan ng kababaihan, kaya meron tayong iba-ibang versions ng MCW, iba-ibang dialects. Okay, so next po, Masabisyo. Ayan, ito po yung sagot naman namin sa non-recognition of the contribution of women in the community. So yearly, we are conducting this search for outstanding rural women. So ina-award po natin itong mga pagkilala doon sa mga kababaihan na nagpakita ng kagalingan nila sa production, yung maganda ang profit nila, and also nakakapag-conserve sila ng environment. At the same time, may impact sila na substantial sa kanilang community. So makikita natin ang mga nananalo, mga leaders, nakakapag-improve ng economy ng kanilang community at nakakapagbahagi ng kanilang shall we say kayamanan or serbisyo sa komunidad at nagiging ano rin po sila, parang mga tagapagturo. Karamihan po sa kanila ay mayroong mga learning sites, yung kanilang farm nagiging eskwelahan ng mga kapwa farmers din at sila po yung nagtuturo. Okay. Ayan, so goal 3. Meron po tayong expanded economic opportunities for women and men engaged in producing and providing agriculture and fishery products. So, more of development po ng mga products na pwedeng mas mataas ang kalidad kaysa sa ordinaryong mga ibinebenta sa merkado. So binibigyan po natin sila ng mga pagsasanay and opportunities para ma-expose din, ma-promote ang products nila. Let's go to the next slide. Tingnan po natin kung saan mga... Ayan, ito po yung tinatawag natin na kadiwa ni Ani at Kita. So dito po yung ating mga kababaihan ay engaged sa pagre-retail ng retail, sa pagbebenta ng ating na mga produkto na galing sa kanilang farms. Para mataas-taas ang kita nila, sila na mismo, dinadala na nila mismo diretso dito, wala nang masyadong traders, ang produkto para maibigay sa mga consumers ng mas mababa ang presyo. At sila din naman, malaki din ang kanilang kinikita sa ganitong pamamaraan. Okay, so next po, bukod sa yung retailing, meron din po tayong online, selling online. So we have the first, we launched the online trade fair last 2021, that was August 25 to 26. And nakita namin doon yung nakakatuwa yung mga mismong women farmers natin nagpo-promote ng kanilang produkto online sa Facebook. So hanggang ngayon po, naran pa rin po sa Facebook ng aming ng DA, ang DA God, ang online trading. Ito po yung example ng isang indigenous people, si Ma'am Raquel Mateo, president ng Minorities Association. So ang gaganda po ng mga produkto ng mga IPs natin, and I think saleable talaga yung kanilang mga tinitinda, katulad nga ng kanilang mga woven fabric
at saka yung mga processed goods nila, mga IPs. Empowerment of the IPs. Meron din po kaming ginagawang town hall consultation na ang ating mga speakers ay mga kababaihang negosyante or mga namuhunan sa agriculture at sila ngayon naman ay nakakapag benta na hindi lang sa dito domestic but nakakapag-export din sila ng kanilang products and usually using Facebook, using the various platform sa dito sa ating bansa at pati sa abroad. Okay, so isa rin po nating ginagamitan ng ating technology, mga digital technology itong credit kasi part po ng isang attached agency ng Department of Agriculture is the Agricultural Credit Policy Council or ACPC. Formulate po sila ng isang programa na tinatawag nating AgriPinay. So ito po ang program na to, nagpapautang sa ating mga kababaihan ng maximum of 100,000 tapos payable in 5 years without collateral and without interest. Okay, so I think malapit na yung time ko. So ito po ang brochure na nakikita rin online sa ating mga websites. Next slide please. And of course, meron din tayong assistance to OFWs. Next slide. Ayan. And ito po, to address climate change, meron po tayong special project na tinatawag na AMIA, Adaptation and Mitigation in Agriculture Program. And we have established AMIA villages. So ito po parang mga model villages kung saan meron po silang sila po'y binibigyan ng mga iba-ibang support services. Next slide, katulad po ng digital tools. So, next slide, ano pa yung mga digital tools? Isa po yung color-coded agricultural maps, climate risk vulnerability assessment tools, at yung climate information system. So, ito po yung next slide, ang isang example ng text na isang digital tool. Ito medyo ano po to sa ibang dialect. Kasi ito ay sa Guimaras. Sabi niya dito, kung ano daw ang sitwasyon at anong dapat gagawin. Advisory, monitor, the harvest, and pwede nang anihin. Ayan. So that's an example only. Okay. So ano ba ang result ng ating mga intervention. So dito pong end of 2022, meron kaming indicative figures na number of beneficiaries na male and female. And makikita po natin average of 54.1% ang percentage female beneficiaries. So parang malaki po yung improvement, although hindi naman the same yung ating kumbaga yung data kasi this is sabi ko nga indicative figures pero this just goes to show na nagkakaroon talaga ng greater access ng kababaihan using our mga strategies like the use of digital tools. I think that is all for now and thank you so much. Thank you for the opportunity. Maraming salamat, Ms. Tess, at sa Department of Agriculture sa mga ginagawa niyo pong activities for our farmers and future folk, especially sa ating mga kababaihan for recognizing their skills and contributions sa ating industry. Last but definitely not the least, we'll have our speaker from the Department of Trade and Industry, ASEC Lenny Baluyot.
Asek Baluyot is a career executive service officer. Graduate po siya sa isang executive masterclass in digital transformation sa Asian Institute of Digital Transformation sa Singapore. At ilang executive classes rin sa Nanyang Technological University. Her learning experiences include Japan SME and social development, Korea employment policies for intellectual for ASEAN government officials, and intellectual property training at the World Intellectual Property Office in Beijing, China. Naging bahagi rin si ASEC Lenny ng iba't ibang SMME development projects, trade and investment promotion, and consumer advocacy and empowerment development missions. Nabigyan siya ng pagkilala bilang isa sa mga The Outstanding Alumni Year 2022 ng Angeles University Foundation. She is also a two-time PAGASA Group Awardee and a recipient of the DTI National Sprints or System on Performance Rewards and Incentives Awards. Round of applause for ASEC Lenny Baluyot. Good afternoon, ASEC. Magandang hapon. Naririnig niyo ba ako? Yes po, loud and clear po. Yes. So, magandang hapon po sa ating lahat. Happy Women's Month to my fellow women in this online meeting. Ipinapaabot po ng aming kalihim si Secretary Alfredo E. Pascual ang kanyang pagbati ng masayang buwan ng mga kababaihan. We celebrate Women's Month to honor and recognize the invaluable contributions that women have made to society throughout history. It is a time to acknowledge the challenges and struggles that women have faced and continue to face in our pursuit of equality and empowerment. As many of you know, we now use the acronym GEDSI or GEDSI to refer to gender equality, disability, and social inclusion to facilitate knowledge exchange, collaboration, and peer-to-peer learning among our stakeholders. Now, allow me to share to you the different DTI programs for women-owned or run MSMEs. Next slide, please. This slide will summarize the DTI programs that we have for women. Pero ang amin pong mga programa ay marami under DTI because we want to champion business and empower consumers. We don't preclude the men from availing of these services. But just for you to know, we have business and investment enabling environment programs and projects, capacity building and technology transfer, digital trade and improved market access, and entrepreneurship building in the countryside as well. Now, the next slide would show you that under business and investment enabling environment, DTI, in partnership with the USAID, the National Confederation of Cooperatives or NATCO, Meta, Shopee, and Lazada, we launched a milestone project entitled Connecting Women Entrepreneurs to the Digital Economy, which aims to transform Filipino entrepreneurs into digital savvy and active e-commerce practitioners as they adapt to the new normal. Now, the next slide would talk about the Negosyo Center. Kayo po na nasa iba't ibang parte ng Pilipinas, you would notice that we have the Negosyo Centers in each of the municipality and city, and we'd like to have 100% of these established in all the municipalities and cities of the Philippines. Ano ba ang ginagawa ng Negosyo Center? Ang Negosyo Center po ay merong business counselor na kung saan pupuntahan niyo po sila at sila ay pwede ninyong maging coach or mentor. Tuturuan din po kayo in terms of providing training, credit facilities or credit brokering, information, support. Kasi po, ang aming hangad, at the end of the day, naturuan namin kayong mag-business, kayo ay kikita. Ang gusto namin, meron kayong kumikitang kabuhayan. That is why we have the Negosyo Center in these municipalities and cities. So wag po kayong mangimi na lumapit sa ating mga business counselors na nandyan sa ating mga NCs. A total of 1,355 Negosyo Centers
have been established as of 2022. Ang susunod naman pong slide ay tungkol sa tinatawag naming KMME or Kapatid Mentor Micro Enterprise. This one is a 10-week mini MBA wherein free po ang pag-participate dito. Hindi na po kailangang pumunta sa mga major cities kung hindi dinadaos po ito sa kanya-kanyang mga rehiyon po natin sa Pilipinas. And we have the 16 regions in the Philippines, and we do this in cooperation with the Philippine Center for Entrepreneurship. Now, in the previous year, we had listed 5,038 women entrepreneurs assisted under the Kapatid Mentor Me. Now, the next slide will talk about the Shared Service Facility. Ano ba ang SSF na ito? Marahil meron na po sa inyo dyan na nakakaalam nito, subalit allow me to explain this further because we'd like you to be more productive in processing your products. That is why the DTI po has provided equipment and tools to our organizations that are qualified to have this SSF facility. As of 2022, there are around 2,821 SSFs per type of cooperator, and you will see the breakdown of the SSFs established po dyan sa slide na nakikita ninyo ngayon. For the next slide, we have what we call She Trades PH Hub. This one is a decentralized platform for in-country interventions of the ICT's She Trades. This is an initiative which aims to increase the capacity and competitiveness of women entrepreneurs in the Philippines. Maidagdag ko lang po, alam niyo ba na sa amin po sa DTI, 76% of the workforce are women. Sabi nga nung nakaraan ng aming undersecretary, Bless Lantayona. Ano ang ibig sabihin nito? Well, baka nga mas marami pong ipinanganak na kababaihan. But the good thing is we have more women in the workforce nowadays. Pero hindi naman po ibig sabihin na ipinababa naman po natin ang kalidad ng ating mga kalalakihan. So pagbigyan na po, it's Women's Month celebration now. Now, the activities under the She Trades Philippine Hub aim to increase the capacity and competitiveness of women entrepreneurs, as I have mentioned, and this one is an ongoing project. And this one is, we'd like the MSMEs, the women entrepreneurs, to access international market through the International Trade Center's various initiatives and network. The next slide would talk about what we call the RIPPLES. RIPPLES would stand for Regional Interactive Platform for Philippine Exporters. This one aims to expand the supply base of internationally competitive Philippine products and services by extending strategic firm level. So firm level po ang assistance natin dito, and intervention to our qualified companies to enhance their products in terms of capacity and competitiveness. Ang ating susunod na slide is about what we call the OTOP project. Hopefully, marami na po sa inyo ang nakakaalam dito sa ating One Town, One Product program, which is a banner initiative of the Department of Trade and Industry. And it strengthens value and supply chain linkages and provides timely, accurate, and inexpensive market matching para po sa ating micro, small, and medium enterprises. And I'm happy to inform everyone na as of 2022, we have a total of 110 OTOP hubs na sinasabi po namin sa DTI. Ang ibig sabihin nito, sila ang mga store na nagbebenta ng mga OTOP products. So hindi po basta-basta pwedeng pumasok ang OTOP products sapagkat may sinusunod po kaming mga qualifications criteria. Isa na dito ay dapat merong available na resources sa mga lugar ninyo para ma-produce ang produkto or serbisyo na ito. At meron din itong cultural touch
sabi nga, ano po. And ang ating mga companies enrolled here are proactive sa suporta po ng gobyerno. Sapagkat tayo po sa DTI, ang ating gusto nga, nabanggit ko kanina, is for you to earn. And therefore, the bottom line is for you, our women entrepreneurs, our micro, small, and medium enterprises, to also be proactive. Gagawin din po natin ang ating mga karampatang roles bilang mga mangangalakal. So, papasok po kayo sa OTOP kung nandun po kayo sa mga criteria na iyon. Now, meron tayong naitala na 8,011 or 8,101 women entrepreneurs who were assisted by our OTOP program, Next Generation, noong nakaraang taon. The next slide will talk about what we call po na Control Plus Biz Reboot Now. This one focuses on the conduct of webinars just like this. So congratulations sa atin pong organizer, ano? So we have similar program under DTI, and our webinars tackle more on e-commerce to help MSMEs in transforming their businesses digitally. The next slide would talk about the DTI through our Bureau of Domestic Trade Promotion has been assisting our micro, small, and medium enterprises, our local farmers, fruit growers, and cooperatives to sell their fresh produce and food products through what we call the Bagsakan Special Project. This year, there are also other local trade fairs that were initiated by our offices in cooperation definitely with our partner agencies. Nakasama din po natin ngayon. At ang iba ay ang DAR, D-O-S-T, DA, at marami pa pong iba. In addition, there are exhibits or expos that the DTI is organizing and initiating for our MSMEs to be exposed in the international market. Just recently, ito po ay nakaraang linggo, March 9 to 11, we just held the Philippine International Furniture Show at SMX. At tayo naman po ay nagre-ready na rin para sa ating tinatawag na 16th International Food Expo or IFEX Philippines 2023 that will be held on May 26 to 28. For the year 2022, we noted 7,613 women entrepreneurs were assisted in improving market access through our trade fairs, exhibits, and expo. The next slide would talk about what we call the LSP-NSB. Ito po ang livelihood seeding program, negosyo, serbisyo sa barangay. Marahil marami na po ang nakakaalam or meron po sa inyong mga kamag-anak or kaibigan na nagkaroon na po ng mga livelihood kits coming from the Department of Trade and Industry. So what the DTI gives would usually be an augmentation of their materials to produce their product or other tools and equipment that they need. So ito po ay binibigay namin, inilalapit natin sa kada barangay na pre-identified po ng DTI. At to date, we were able to help 3,467 MSMEs with over 3,458 livelihood kits and 19,598 participants benefited from the business advisory and services that we conduct. Ang DTI po, our strategy would usually be we capacitate our women entrepreneurs or would-be entrepreneurs. Sila po ay nire-ready natin, binibigyan natin ng iba't ibang mga training programs to capacitate them para ma-enhance po ang kanilang skills, ang kanilang capability to manage their business. Meron po kaming iba't ibang mga training programs. Kung kayo ay gumagawa ng mga iba't ibang produkto, tuturuan po namin kayo ano ba ang costing nito or magkano ba ang naging puhunan mo at magkano mo ito pwedeng ibenta.
So we call that the costing and pricing seminar, which you could request po sa mga negosyo center natin dyan. Or kung mas malapit ang DTI office, you could always go po to your nearest DTI office or negosyo center. The next slide would talk about what we call the regional interactive platform, the next slide would talk about the rapid growth project focused on increasing income of small farmers, rural women, and men across selected agri-based value chain. Implemented po ito sa mga selected areas in Visayas and Mindanao. So ang ating pong mga kapatid na nandyan, meron po tayong special program na tinatawag na Rapid Project. So my last slide would be, maraming salamat po sa inyong pakikinig and the opportunity for me to share some of the programs and projects of the DTI to empower business, to champion business, and even to make our consumers aware of the available programs and services of the government. Sa ngalan po ng aming kalihim, Secretary Alfredo E. Pascual, ang aming pong Undersecretary for Regional Operations Group, Blesila Lampayona, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Magandang hapon po sa ating lahat. Thank you very much, ASEC Baluyot, for sharing with us DTI's projects that provide platforms to strengthen and support women in these industries. Now we are opening the floor for questions po, no? Tawagin po natin ulit si Ms. Jax, Ms. Vange, Ms. Tess, and ASEC Lenny for our open forum. Yes po, while waiting po sa ating mga resource speakers, ayan po, andyan na po silang lahat. Ayun po, let's open the floor po for our open forum. Our first question. Ako po ay isang negosyante na nagtitinda ng dessert. Honestly, di po ako expert as a business. Online lang talaga. Paano po ninyo matutulungan ang tulad ko? Na-research ko kasi bahagi ako ng informal sector. And po, pwede po ito siguro with ASEC Lenny po. Okay. So kung kayo po ay nagbebenta ng pagkain, ito po ay aming ini-encourage na number one, kayo po ay magparehistro. Bakit po? Para kayo ay mabigyan din ng proteksyon sa inyong business. Kasi po, ating pong mga prioridad ay yung nandoon po sa ating mga database. Ngayon kung for now, hindi pa po kayo nakaregister sa DTI or even sa inyong, hindi pa kayo nakakuha ng inyong business license, pwede po kayong lumapit sa negosyo center na nabanggit ko or sa pinakamalapit po na DTI office for you to seek support. Ano nga ba yung mga kailangan nyo po kung kayo ay online? Ibig sabihin, meron po kayong kapasidad ano po na makadeliver. Meron din kayong kapasidad na gawin ang produkto na ito. And I'm sure kayo po nag-go into business, you really would like to have more and help out more. How? Tayo po ay pumunta doon sa tinatawag nating formal economy. Pero kung wala pa kayo, you still don't want to be in the formal economy, pwede po namin kayong tulungan initially, pero may mga potential po na challenges. Kung kayo ay hindi rehistrado, baka po magkaroon ng problema, lalo pagkain yan, kasi po meron tayong tinatawag na Food and Drugs Administration na FDA na kung saan dapat po ay may lisensya ang ating mga ginagawang pagkain. Pero wag po kayong matakot sapagkat kami sa DTI ay tumutulong po para makuha po ninyo ang mga lisensya na ito, maturuan kayo sa tamang pagpuproseso at maiwasan po ang mga potential problems in the future for your food business. And you could expand even more.
Thank you, Asik Lenny. No? So yung license po pala hindi lang for protection ng mga clients natin or customers, kundi protection din po ito ng mga business owners po natin. Ayan po. Thank you, Asik Lenny. Let's go po sa ating second question. May mga free ICT trainings programs po ba na pwedeng ma-avail ng mga kababaihan na walang background sa ICT? Question po ito ni Ms. Rosalie Buenaflor. Ito po ay pwedeng sagutin po ng TESDA or ng DTI po. Hello po. Sige po. So magandang hapon po ulit. So ang sagot po kung sa TESDA online program po, marami naman po tayong libreng mga kurso para po sa ICT na wala pong background sa ICT po. Meron din po nga tayong actually isang course, yung digital literacy, para po dun sa foundational natin sa digital mga digital aspects po. So pwede po nating i-avail ito, at katulad po na sinabi ko, libre po ang TESDA online program through the Massive Open Online Courses po. Thank you po. Can I add to that? Oo. Yes po. Oo, alam mo, yes, ang kagandahan ngayon, ang gobyerno po, iba-ibang ahensya, napakarami po talagang ino-offer ng mga assistance sa ating mga population of women and men. Kung kayo po ay walang background on ICT, you could always avail of the different services po na ibinibigay ng iba't ibang mga ahensya na narinig nyo po ngayon. So kami sa DTI, marami po kaming mga webinars na pwede po kayong sumama kahit wala pa talaga kayong formal background on ICT, yun nga po ang aming purpose. Para kayo ay mabigyan ng skill, paano nga ba ito? Paano nga ba pumasok sa ganitong klaseng business? Paano ba mag-upload? Or paano ba mag-onboard? Ika nga, doon sa Lazada. Paano ako magbebe? Example lang po yun, not to promote really the platform, but just for you to know na tinutulungan po ng DTI paano kayo mag-onboard sa ating mga platforms available in the market. At ito po ay libre. So nasa inyo na po kung sa ang ahensya po kayo pupunta, you have the choice. And that is what the government is doing for everyone po. Kasi we'd like to champion business. Sabi ko nga po kanina, at yan po ay talaga pong pinapamahagi po ng DTI through the leadership of Secretary Alfredo E. Pascual. Thank you, Asik Lenny. Tutulungan naman po sila ng mga ating mga kasamahan sa different agencies po pag may mga katanungan sila regarding po dito sa kanilang mga concerns po. For our next question po, ito po ay for TESDA. And ma'am, question regarding TOP, paano po yung iba na link na pinrovide po ng instructor? Iba na po sa actual na naglo-load pag inopen po yung link. Iba na po yung tools na nakikita compared po sa ginagamit ni instructor po. Ito po ay from Ms. Sheila. Opo, so para po sa katanungan na to, hindi ko po kasi alam kung ano yung exact context po, no? Kung sino, ano pong institution, kung TESDA po ito or if it is a private institution po, at kung ang ginagamit po ba is yung TESDA online program specifically po. Pero po kung ito ay mga instructor-led na mga programs po, syempre, minsan may pagkakaiba yung mga nasa instructional videos. Iniisip ko lang po para po dun sa iba siguro mga institutions na hindi naman din exactly available. Pero kung ito ay instructor-led, tutulungan po kayo dapat nung instructor kung ano yung difference nun. Kung iba yung nasa video, iba yung ginagamit niya, dapat matulungan kayo kung paano ito gawin. Pero hindi ko po kasi alam kung sa TESDA po ba ito or TESDA Technology Institutions or sa private po. Thank you, Ms. Jax. Ayan po. May meeting po yata si Asik Lenny po, no? Asik Lenny, thank you very much for joining us this afternoon, and we are really glad po na nakasama ka namin talaga ngayon and for sharing with us po yung mga projects and activities ng DTI po. Any last message for our listeners po? Maraming salamat din for this opportunity for us to advocate ano po ang ginagawa ng DTI para sa ating mga kababaihan and even the men. So it's both for men and women of the country. So we'd like to
champion business and empower consumers. And some of the programs and projects pa lang po ang aking na-i-discuss sa inyo. Para po sa karagdagang mga impormasyon, you could log on to dti.gov.ph para po mas makita ninyo doon sa aming website ano pa ba ang iba't ibang mga serbisyo ng DTI na nakalaan po para kay Juan at Juana. Magandang hapon po sa ating hapon lahat. Hapon po sa ating lahat. Thank you very much, Asek Lenny, and happy National Women's Month po sa inyong mga kasama din sa DTI po. Let's tuloy po natin ang ating open forum. Let's go po sa ating question number 4. Question number 4 po. Ano-ano po ang mga government agencies na may GIP? Salamat po. Ito po ay from Sir Alvin Vizda. Ito po ay pwedeng sagutin po ng ating from Dole po yata. Thank you sa question, Alvin. So, yung mga GIP natin, malawak ang ating partnership sa ating mga partner government agencies. So, ito ay maaaring sa mga government departments, maaari din po ito sa mga GOCCs at sa mga hospitals natin. So, ina-advise lang po namin na doon sa mga interesado na pumasok sa ating government internship program, maaari po kayo magpunta sa ating mga DOLE regional offices, or kung hindi po, yung mas malapit na lang, kasi ito po ay nasa local units lang natin, ang ating public employment service offices. Please feel free to visit our PESOS para kayo po ay mabigyan ng informasyon, hindi lamang sa GIP, kung hindi sa iba pang mga programs and services na ino-offer ng Bureau of Local Employment. Thank you, Ms. Vange. Very informative naman po. And feeling ko po natuto naman si Sir Alvin po sa inyong response po. Next question po tayo. May practical exam pa rin po bang involve ang TVET? Medyo may challenges pa rin kasi kung online yung learning. How can we ensure the quality po? This is from Jan Arevalo po. And I think po ito ay para kay Ms. Jax po. So, napakaganda po nung katanungan ni Sir John Arevalo, no? So, tama po talaga na yung mga practical exams, yung mga challenges nga talaga tayo tungkol dyan. At kung yung sa TESTA online program po, meron po kasi tayong dalawang modality katulad ng sinabi ko kanina. Yung massive open online courses na self-paced po and yung facilitated blended learning po na through the TESTA technology institutions po. At doon po tayo makakapag practical demonstration. At especially kasi hindi naman natin, halimbawa ang welding, hindi po natin ito may online sa ngayon. At kaya kailangan po talaga na hands-on natin ito nagagawa sa mga workshops po na face-to-face po. At kung yung sa assessment naman po, ang certification and assessment po kasi natin ay face-to-face pa rin po nating ginagawa at kailangan lang natin po sa pinakamalapit na TESTA, offices para po magtanong ng other details tungkol doon. Thank you, Ms. Jax. Para tuloy-tuloy na rin po, no, ang next question po kasi yata ay for TESDA pa din po. No. Ask ko lang po, magkakaroon po ba ng national certificates once nag-avail po ng training sa TESDA from Sev Sayer? In general po, pag tayo po kasi nag-training ng TVET, no, at mag-undergo po tayo ng assessment. So, kailangan po muna tayo mag-undergo ng assessment para po tayo magkaroon ng national certificates. Sa TESDA online program po, yung una po, yung MOOCs namin, yung Massive Open Online Courses, ang meron po ito ay generated, system-generated certificate of completion. So, ito pong mga certificates na to, prueba lang na tinake mo siya, pero kung sinasabi po natin sa national certificates, pwede lang natin itong gamitin as support na tayo ay nakapag-train para po sa pag-conduct natin or pag-take po natin ng assessment, ng national assessment. At pag pumasa po tayo sa national assessment, doon po tayo magkakaroon ng national certificate po para sa mga courses na kinuha po natin na may NC po. Thank you, Ms. Jax. Ayan po, para tuloy-tuloy po ulit tayo. Next question po tayo. Bagsakan special project be done on the barangay level for wider consumer buyers? Question po ito from Alex Regado and this is for DA po.
Ay, magandang tanong po 'yan. Ito po yung ating kadiwa ni Ani ba, or you're talking about bagsakan? Anyway, this is a form of market assistance para sa atin pong mga kababaihan. So, meron po tayong mga designated places kung saan meron tayong mga kadiwa na ini-announce po yan ng Department of Agriculture in cooperation po with ating mga local government units. And ang nangangasiwa po sa atin ay ang Agribusiness and Marketing Assistance Service, or AMAS sa national. And pagdating naman po sa mga regional ay yung ating regional AMAD or Agribusiness and Marketing Assistance Division. Nakikipag-coordinate lang po tayo sa ating mga pinakamalapit na mga munisipyo kung saan nandun po yung ating agricultural extension workers. And i-connect na po kayo kung saan merong mga designated places. Thank you, Ma'am Tess. And I know po, talagang i-assist naman po tayo ng ating mga officials sa ating mga concerns regarding po dito sa projects na to. Next question po tayo. Ask ko po if the boy or girl is only grade 8, can he or she avail test the program to capacitate them to have knowledge or know-how on some small business as a jump start? Kay Ms. Jacqueline po from TESDA. Hello po. So, kung alam po natin, no, hindi ko na po kasi alam ko ano equivalent ng grade 8, no, pero sa K-12 po kasi meron tayong TVI track. So that's the NC1. So pwede po tayo, may mga ano po talaga tayo na yung background ay pwede mag-take. So, yon grade 8 po, no? Kasama po ito ng K-12. So, kung yun po, yes po, pwede naman po tayo. At yung MOOCs po tayo ng TESDA online program, kahit sino po pwede mag-take noon, pwede naman po natin pumili ng mga entrepreneurship courses na andoon. Thank you, Ms. Jax. No, bali, wala po pala tayong age limit po with TESDA courses po. Meron po naman tayo halimbawa kasi may mga requirements din po na hinihingi. Syempre kailangan po meron tayong capacity, no, in general. Usually po talaga high school graduates yung gusto po natin kasi may certain literacy na kakailanganin din po, at syempre for safety din yung kakayahan ng tao na mag-participate or mag-take. Pero in general po naman kung ito ay kakayanin po. Ganyan. Pero pag nagkataon po, kailangan po usually at least high school graduate. Ayan po. Thank you po, Ms. Jax. And I know po, nasagot naman po natin yung tanong po sa atin. Next question po tayo, meron din po bang seminars on different accounting applications like SAP, NetSwift, and the likes po? Ito ay question from Cez Oredina. And dito po ay for Dole. Pwede pong Dole or pwede din pong from TESDA po? So currently po for TESDA po, no, wala pa po tayo. Well, for the TESDA online program po, wala pa po tayong courses on accounting application, specific to applications po na SAP, NetSwift po. No, currently wala po. Pero we will look into that, especially po if this is TVET relevant. Ganyan po. Thank you po, Ms. Jax. But with Ms. Vange po, meron po ba tayong mga programs for accountings po? For accountancy or for other subjects nga po or courses po with related po dito sa SAP, NetSwift, and the likes po, or programs po from Dole po? Okay. More, base sa aming mandato, Ms. Giselle, ang karaniwang servisyo or career development support program na aming na-advocate sa ating mga beneficiaries is more on competency, so not really a program. However, as I mentioned to you, since ang ating career development support program ay isang programa na pinagtutulungan ng mga government agencies natin like DepEd, CHED, PRC, TESDA, yan ay aming kasama sa advocacy ang ito. Itong mga pangangailangan ng ating mga kabataan ay pinag-uusapan namin. At tayo ay nag-respond at nag-o-offer ng program base sa pangangailangan at availability din ng ating facilities.
Ayun. Siguro thank you po, Miss Vange, no? Yes po, Miss Jack. Po ako, yes, no? Katulad po na sinabi ni Miss Vange po. Ang test po kasi, kung related po sa accounting, meron din po tayong bookkeeping na ino-offer po. So pwede po tayong pumunta sa mga tested technology institutions po para mag-inquire po tungkol sa bookkeeping. Kasi very specific po yung application. Ang tinuturo po natin sa TESDA are generic. Kasi pwede po tayo nagpo-promote ng very specific lang. Pero kung kinakailangan, may mga softwares, yun talaga ang inaano. Kasama naman po ito sa mga ituturo sa atin. Yan. Thank you po Miss Jackson for clarifying po na ang TESDA po ay for general na and kung kailangan naman po ng specific po na na topics, ayun po. Pwede naman din pong i-look into po ng TESDA. And thank you din po Miss Vange na meron naman po talagang ginagawa ang ating mga national government agencies and partners regarding po sa mga topics and courses or activities na pwede pong for our mga kababayan po. Last question na po tayo for our open forum. This question po is for Department of Agriculture po. Marami sa mga magsasaka natin ang may difficulty to access internet at may ilang hindi marunong gumamit ng Digitech. Ano po yung ginagawa nilang hakbang to capacitate them and attain your online or digital-based services? This is from Bel Santiago po. Yes opo, po, Ma'am. Talagang totoo po yun. Marami nga po talagang lugar na wala pong walang mga wifi, wala rin silang mga computers, and siguro ang merong karamihan merong Android phones na pwedeng magamit. So meron po tayong mga ginagawang pagsasanay para sa ating mga kababaihan, and doon po natuturuan po sila yung mga basic and also kung paano, usually po kasi ang mga nanay or mga kababaihan sa kanila pong mga anak sila nagpapaturo and ganun po ang maganda pong isang practice nga dun sa family na nagtuturoan we have this program na yung family farming. So talagang tulungan po ang mga miyembro ng pamilya sa pag-educate ng mga older members of the family. But of course, ang department naman po is doing our best. And we are also networking with katulad ng mga DICT. Sila rin po ay kapartner din ng ating mga regional offices and mga local government units sa pagbibigay rin ng mga pagsasanay sa ating mga kababaihang magsasaka at mangingisda. Thank you, Ma'am Tess. And I believe marami pong ginagawang projects and programs ang DA po, no, para i-capacitate po natin ang ating mga kasamahan sa fishers and farmers and fisher folks po para nandun na din po sila sa ating, kasama na po natin sila sa ating digital space. Ayan po, last message po tayo para sa ating mga listeners and other pong mga kasama natin. Mag-start po tayo with Miss Jax po. So, ayun nga po. Maraming salamat nga pala po talaga sa PCW. At marami rin po ako natutunan sa mga kasama po natin na government agencies sa mga services na ino-offer nila. Sa TESDA po, muli po, we are together with the PCW and the rest of the government in promoting gender equality for women and everyone. At inaanyayahan po namin kayo na pumunta sa TESDA, mag-avail ng lalong-lalo na ng TESDA online program. Bisitahin po natin ang website namin na www.e-testa.gov.ph. So tara po at mag-aral through TVET. Thank you, Ms. Jax. Yes, Ms. Vange. Okay, salamat. So ang Department of Labor and Employment through the Bureau of Local Employment or AMBLE ay saludo sa mga kababaihan na nagpapamalas ng pagpapaunlad ng sarili, pagmamahal at pagsasakripisyo sa pamilya, pagkalinga sa kapwa, malasakit sa ating bansa, at higit sa lahat, may matatag na pananampalataya sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. So saludo po sa lahat ng mga kababaihan. Rest assured po na ang Bureau of
local employment ay patuloy na magsasagawa at mag-i-innovate ng mga programs and services na mag-a-advocate po sa women, pag-develop ng women competency at increased awareness sa labor market. At para sa ganun, matulungan natin ang ating mga kababaihan, ang ating mga job seekers na maging successful sa career choices nila in the world of work. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat. Thank you, Ms. Vange. And next po tayo kay Ms. Tess po. Yes, maraming salamat po sa pagkakataon na binigay ninyo sa amin sa Kagawaran ng Pagsasaka na may bahagi po yung aming mga servisyo. And we pray and we hope na gagabayan tayo ng Panginoon sa ating mga gawain bilang mga government workers and magkaroon po ng impact ang aming servisyo. Kung anuman po ang mga nagiging shortcomings namin, we are open to hear your mga suggestions and let's do it, break the barriers for development, sama-sama po tayo. And we continue to pursue gender equality and women empowerment. Happy Women's Month po to all of us. Happy Women's Month po sa lahat. Thank you very much po for, sa mga sa DOLE, DA, TESDA, and DTI po no, for celebrating and advocating with us for gender equality and inclusive society. Thank you po sa mga participants natin for being active in our discussion. And syempre, thank you po sa ating mga resource persons for their insights and amazing presentations po. Now we go from local to international. Alamin din natin ang ginagawa ng International Labor Organization para magkaroon ng mga labor standards, polisiya at programa na magtataguyod ng disenteng trabaho para sa lahat sa tulong at sa industriya ng ICT. Narito ang mensahe ng Director ng International Labor Organization or ILO Country Office for the Philippines, Mr. Khalid Hassan. A crucial role in the world of work, yet they face multiple challenges, including caregiving and unpaid work. The COVID-19 pandemic has also worsened inequality. The International Labour Organization is committed to human-centered recovery based on social justice and decent work for all. We will prepare women for the future of work through innovation, digitalization, and access to technology. We will equip them through skills training and lifelong learning to unleash their full potential. We will continue to support women through digitalization and access to online market. We will work to end violence, particularly against women, migrant workers, workers in the informal economy, rural women, and those who are most vulnerable, and support the country in respecting international labor standards in law and in practice. For girls and young people, we will promote quality education and training and assist partners in protecting them from cyber sex, online abuse, which the ILO considers as the worst forms of child labor. We will seize the opportunity to advance social justice, promote decent work, and a brighter future of work for all, a future which no one is left behind. We collaborate with the government, workers, employers, development partners, the UN, and partners to advance social justice and decent work for all. Through innovation, digitalization, and use of technology, we have trained youth, women, migrant workers on web development centers, baking to help them advance their careers in science, technology, engineering, and math. We have provided skills training and skills upgrading and inclusive lifelong learning mechanisms for women in construction, digitalization, and in in-demand skills while promoting effective labor market information. Government officials use labor migration data more ethically and gender responsively.
while migrant workers educates are better aware of data privacy and digital rights. We have enabled women migrant workers into the digital economy through data annotation skills. This is part of ending violence, promoting fair recruitment, and ensuring safe and fair migration. We have promoted digitalization in training enterprises, boosting the productivity, as well as protecting the women through occupational safety and health, gender equality, especially the most vulnerable, such as migrant workers, those in the rural sector, and in the informal economy. By doing all these, we promote digital and ensure a better future of work with the people at the center through gender equality, social justice, and decent work. Thank you, ILO Director Hassan. And for our next activity, for our next program, no, share with us your commitment, yung mga magagawa niyo po para makamit natin ang gender equality. Let's go to our commitment webpage. Punta lang po tayo sa ating sa ating Facebook website po, pcw.gov.ph. Ayan. Sige po, habang hinihintay po natin ang ating presentation, ayan, share with us your commitments and plans of action in working for gender equality and inclusive society. Punta lang po tayo sa ating website, bit.ly/wecanbeequalcommitment. Share with us your commitment po, yung mga magagawa nyo para makamit natin ang gender equality and inclusive society. Lagay nyo lang po ang inyong mga hinihinging information and yung inyong commitment po. Walang maliit o malaking commitment or steps para ma-achieve natin ang gender equality and inclusive society, dahil sabi nga po ng ating theme, women and everyone. Lahat po tayo kasama para sa ating hinihingi at minimithi na we can be equal na society. And so, now we're approaching the end of our program. To our viewers who want to get their e-certificate of participation, narito po ang mga kailangan nyong gawin. Mag-fill out ng online attendance form at ipadala ang inyong feedback tungkol sa activity by accomplishing PCW's activity evaluation form, at mag-submit po ng inyong commitment sa PCW hashtag WeCanBeEqual webpage. Makikita niyo po ang mga links sa attendance, evaluation form at commitment page sa comment section at sa text description o caption ng ating live stream. Maaari niyo ring iscan ang QR code sa screen para ma-access ang mga ito. Ipapadala po ang e-certificate sa email na inyong isusulat sa mga forms, kaya siguraduhin po na tama ang mga detalye na ilalagay nyo po. Hanggang bukas, March 16, 11:59 ng gabi lang po pwedeng ma-access ang mga ito, kaya maigi na i-fill out nyo na po ang mga ito ngayon pa lang. Tanging ang mga nakakumpleto lang po ng mga forms na ito ang makakakuha ng e-certificate. At bago tuluyang matapos ang ating programa ngayong hapon, syempre narito ang inaabangan ng marami, announcement ng winners sa ating online quiz. Narito po ang nanalo sa ating Crack the Code Challenge ngayong hapon. Patingin nga po ng mga winners, excited na po ba tayo? Ayan. Congratulations po kay Ms. Des Rodriguez, Delia Agor, Len Mikua, Abril Quince, Maricon Sebrano, Jocelyn Legaspi, NCMB Davao Region, Julie Madeline Jerna, Kim De La Peña, and Maji Orozco po. Congratulations po ulit and thank you very much sa pag-join sa atin ngayong hapon na to. Mag-message lamang po kayo sa aming Facebook page para sa inyong para makausap niyo po kami ukol sa pag-claim ng inyong prizes. Yan. Salamat sa lahat ng mga nakasama namin ngayong araw. Magkita-kita din po tayo sa March 22 para sa episode na Safe in Tech, Innovation and Cyberspace. At sa March 29 para sa panghuli nating online forum na Kasama All, Inclusivity in Innovation and Technology. Muli, ako po si Jessel Aquino. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong hapon. Happy National Women's Month po sa ating lahat. Women and everyone, we are for gender equality. We are all for inclusive society. Magandang hapon po and enjoy!
ekonomiya. Sa pagkalinga sa paligid, anong papel niya? Tinig ba ang tinig niya? Sa pamamahal at pampasya, sa social media.